Okay? 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyon palakpak para sa ating Gonzales! Ayun, Jason! Palakpakan naman natin si Jason Lionel! Ang lina naman ng palakpak niyo, ang ganda-gandang lalaki eh! Ha? Single pa yun! Pero taken na. Ah, kasi may girlfriend siya. Pero, yung isa, ah! Okay, mag-alala, mamaya, pwede niya kayong i-guide sa networking. Okay? Before anything else, palakpakan naman natin yung mga first-timers, mga guests natin for today. Thank you for coming. Of course, hindi magiging possible yung pagpunta nyo rito kung hindi dun sa kakulitan ng mga nagdala sa inyo. Tama ba ako? Ang kulit ba? Yeah. Hindi ka tinatantanan, ano? Yung bang para matapos na, sige na nga, pagbibigyan na nga kita. Tapos yung iba dyan, mababait pa yung sponsor, pinakain pa kayo. Yung iba, sabi, hindi. Samahan ng loob. Ako kasi, nung una ako maka-attend ng ganitong seminar, way back nung 1996, best friend ko ang nag-invite sa akin. Ang ginawa niya, kasi madaling mag-imbita pagka may pakain eh, di ba? Nung una, ayoko, sabi niya sa akin, Jurgen, magkita naman tayo. At the time, I was already working at an oil company. By the way, I'm an engineer naman. Electrical lang ang aking major. So may best friend lang ako nag-invite sa akin, pero hindi ko alam na attend ako ng seminar. Basta he wanted na magkita kami, mag-meet up kami. Sabi niya, magkita tayo bro. Sabi ko, wala akong time. May papakita ako sa'yo. Sabi ko, sabi mo lang sa telepono. Hindi pwede, kailangan visual. Sa loob-loob ko, may nalalaman ka pang visual. Sabi mo na, ayaw talagang sabihin. Eh di ayaw ko rin sumama. Pero nung sinabi sa akin, sige na, ililibre kita sa Pizza Hut. Sabi ko, nung oras ay magkikita bukas. Nagkita kami. Pagkita namin, eto na. Catching things up kasi after graduation nun. Maya-maya, sabi sa akin, halika na. Atin tayong seminar. Eh wala sa usapan ng seminar eh. Ang usapan, magkita lang. Kaya nung narinig yung word na seminar, nandilim na ako paningin ko. Kasi ayoko umatin ng seminar. Ang masakit nito, pagdating ko ng seminar, naku, may nagde-demo. Nakakita ko product. Siyempre, pinakain ka na lang ka naman mag-walk out ka. Diba? Parang ganito yan, iutang na loob mo na lang, umaten ka. Kaya kahit masama sa loob mo, wala kang magawa. Attend. So, pag-attend ko, ladies and gentlemen, at that time, siyempre, iba-iba tayo ng mindset sa buhay. Eh, diba? Iba-iba tayo ng motivation sa buhay. A lot of times, minsan, kaya mahirap intindihin ng isang bagay kasi nauuna na yung judgment natin at saka opinion natin. Normal po yun sa tao, may ganun talaga. Kahit nga ikaw, sa kapwa-tao mo, kahit hindi mo pa kilala, may judgment ka na. Based sa appearance, sa suot-suot, etc. So generally speaking, everything or even everyone, you meet along the way, may makilala ka, may ma-meet ka o may makita kang opportunity, hindi ka nagiging objective kasi may sarili ka ng opinion. Pag sabing objective, hindi mo makuha kagad yung unang message. Basta ang iniisip mo, kung ano yung judgment mo. Ang tawag doon, pre-judgment. Alam ko yan kasi ganun ako. Sabi ko, naku po, magbebenta kami dito. Eh sabi ng speaker, kikita daw kami. Nung 1996, ha, 50,000. Ang laki-laki po nito nung 1996 eh. Kaso ang problema, ang produkto, shampoo. Eh ikaw man, nakita mo 50,000. Ano iisipin mo, tas shampoo dinidemo sa harap mo. O di yung iisipin mo unang-una, ilang kaya ang truck ng shampoo ibebenta ko para kumita ng 50,000? Di ba mangungumisyon ka? O ito masakit. Dinemo, pampatubo daw ng buhok. O di lang kalbo hahanapin namin bago kami umaman. Parang ganun ba? Kaya sabi ko sa loob-loob ko, hindi totoo to. Yung kaibigan ko, excited. Sabi sa akin, pagkatas ng seminar, oh, syempre pinakain ka. Sabi sa akin, ano pare, maganda ba? Ano sagot? Oo. Pero nung tinanong ako, ano, sasama ka? Hindi, sabi ko. Sabi niya, bakit? Sabi ko, Jun, ano ka ba naman lokohan yan? Saan tayo kikita ng 50,000 yan para tayo mag-special offer? Sabi niya, hindi, subukan lang natin, kikita tayo. Para hindi na lang sumamalob, sabi ko, para hindi, wala akong time, pasensya ka na. Sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo. Sabi ko, ano ka ba, Jun? Hindi ito bagay sa atin. Hindi bro, kikita tayo. Wala akong narinig kung di kikita. Nung tinanong ko, magkano ba kinikita mo? Sabi, wala pa. Pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. O, paano ka maniniwala? Ang masakit nito,
Nung tinanong ko, ilang araw ka na ba, ilang buwan ka na ba dito? Sabi sa akin, anong buwan? Dalawang araw pa lang ako, ikaw una ko recruit, sabi sa akin. Paano ka maniniwala? And again, ladies and gentlemen, kung ano yung pagkaka-mindset mo kasi, like ang mindset ko kasi, is go to work, tsaka you know, perform well in my job, eventually para ma-promote, and probably get a good income after that. Hindi ko nakikita yung sarili ko na magbe-business after graduation, hindi ko makita yung sarili ko na much so magbe-benta-benta. Unfortunately, for the last 18 years that I've been in the business, there's nothing wrong about the opportunity of networking. In fact, a lot of people have already changed their life in this business. Unfortunately, maraming mga tao hindi kasi bukas ang isip. Pag pinaliwanagan mo maraming tao ng 50,000, 100,000, naku, hindi maniniwala. Lalo na mamaya, may mga along the way, magkukwento ako, sa pagtutok ko, may kumikita dito kalahating milyon buwan-buwan. Paano ka maniniwala? Eh, ang regular na income, 10,000, 12,000. Ito, paliwanag mo sa Pilipino, yan, totoo yan. Ito, drug lord yan. Hindi totoo yan. Racket yan, racket. Kasi may program ka na eh. Meron taong tinatawag na mental wallet. Meron tayong wallet sa utak. Ito lang yung capacity ng utak natin na tanggapin kung ano lang yung amount ng pera na makatotohanan para sa kanya. Eh, ang makatotohanan para sa maraming tao, 10,000, 12,000. Pag nagko-call center ka, 15,000, 18,000. Now, go to an opportunity that will offer you 100,000 income or probably 500,000 a month. It will simply blow your mind. Kasi hindi ka nakadesign dun eh. Parang transformer lang yan eh. Parang kuryente. Halimbawa, ang appliances naka-design ng 110 volts, sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Sabog. Bakit? Hindi kaya eh. Kaya maraming tao pag uwi, sabog eh. Sabog utak eh. Makakakita na sila dyan sa baba, kasi mamaya makikita nyo, sa baba may mga nakapark. Ang likod ng kotse, AIM Global ang sticker. Ibig sabihin, na-acquire nung taong yun, yung kotse niya, sa pamamagitan ng AIM Global. Pero a lot of people, when they go down, and when their sponsors sasabihin sa'yo, first time ka, eh, natigam mo yun, yung kotse, oh, nakuha niya yung sa AIM Global. Maraming taong sasabihin, di totoo, di totoo. Nakikita niya na, di talaga totoo, di totoo. Di totoo. Kasi yung opinion niya pa rin ang pinakikinggan niya. Huwag mo kayo magagalit sa sasabihin ko. If you're happy with your life, we have no problem. Wala tayong pag-uusapan. But if you're not happy with your life, ladies and gentlemen, you might as well change your opinion. Because your opinion has brought you to where you are right now. Kung hindi ka masaya sa buhay mo, aba, magpalit ka na ng opinion dahil yung opinion mo matagal ka nang pinahihirapan. Eh kaya kung hindi mo tatanggalin yung personal opinion for a lot of things, lalo na yung mga opportunity, walang mangyayari. Kaya para sa akin, for the next few minutes, buksan nyo lang ang isip ninyo. Hindi naman mahulog utak mo pag binuksan mo yan. Paano kung ikaw yung isa sa mga tao na dito na madedevelop o dito na magbabago ang buhay? Bigyan ko yung example. A few weeks ago, galing po ako ng Butuan. Sa Butuan, may nakilala akong tao, distributor namin. Ang pangalan niya, Lolong. Nagkataon lang, Lolong din ang pangalan niya. Kasi yung palang buhayang Lolong, taga dun din sa Butuan. Si Lolong, ang trabaho niya po sa Butuan, sa word na Bisaya, yung mga Bisaya dito, ang tawag, suroy-suroy. Nagtitinda po ito ng prutas na bukas na yung naglalako ng prutas. Can you imagine naglalako ng prutas? Na-recruit dito sa AIM Global. And would you imagine, I look straight into his eyes, I ask him, magkano nang kinikita mo dito? Tinignan ako sa mata. Sabi sa akin, sir, hindi na po ako bumababa ng 15,000 per week. Per week! Nagtitinda ng prutas. Goto Bohol, may kasama kami ang pangalan Leo Kaduyak. Si Leo Kaduyak, ang background, nag-AIM Global, grade 5, tricycle driver. Tukad na long story short, sikat na to sa Bohol ngayon after about 4 or 5 years. Because right now, because of AIM Global, he's driving his 2 cars. Isang Montero, isang Fortuner. Dito kayo magugulat, ang monthly average income, 250,000 per month. Grade 5. May na-recruit down the line. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Yun talaga pangalan niya, wala tayong magawa. Grade 6. Tuyo vendor. Madaling naniwala to, kasi nagpaliwanag sa kanya, grade 5 eh. Sabi niya sa loob-loob niya, kung nagawa mo, grade 5 ka, mas kaya ko, grade 6 ako. Oh. Wilfredo, nung na-meet ko sa Tagbilaran to, after 8 months, he was driving his own personal car na Hyundai Accent. Last week, nagkataon, I was in Panabo, Davao, nandun siya.
Tagal na namin din nakikita ni Wilfredo. And he was very excited to see me. Sabi niya sa akin, "Sir, magpapalabas na po ako ng bago kong kotse." Sabi ko, "Ano? Maglalabas na po ako ng bago kong Toyota Fortuner. Kaya lang may problema, sir. Wala po, hindi po available sa Toyota Tagbilaran yung kulay na gusto naming mag-asawa." Sipin mo, problema nila ngayon, kulay. Grade 5, grade 6, may kuchi. Ang dami kong kilala, cum laude, wakuchi. Huwag magagalit yung mga cum laude sa akin. Ibig bang sabihin nito, mas magaling sila sa inyo? Hindi po. Hindi. I don't believe. Mas marami sa inyo, mas magagaling pa rito. Kaya lang nagkataon, itong mga taong to, kahit di sila magaling, binuksan nila isip nila. Kaya daig nila yung mga magagaling. Eh, maraming ang taong magaling, sarado naman ang isip. Dadaiging ka nung hindi magaling, pero bukas ang isip. Tama ba? Kaya ang akin, kung nagawa nila, pakinggan nyo lang mabuti. Wala naman mawawala. Parang when I joined networking a few years ago, sabi ko sa loob-loob ko, wala naman mawawala. Bakit? Dati nang wala, ano pang mawawala? Kaya lang ang akin dito, mga kaibigan, katulad ng sinasabi ko, what if you're not happy with your situation right now and you're looking for a better opportunity? Paano hindi ka masaya sa sweldo mo, sa kinikita mo, at naghahanap ka ng pagkakakitaan ng iba? Baka ito na yun. Kaya lang hindi mo masasabi yun hanggat hindi mo binubuksan ang isip mo. Handa na ba kayo? Yes! So, dalawang part na magiging talk ko. Unang part, I will be talking about more or less about the products, no? Yung konti about muna sa mga produkto natin. And then later on, I will talk about the business side. Kasi madali nang pag-usapan yung business pag maganda yung mga produkto. Bibigyan ko ng company profile, company background. Tatlo po ang owners ng AIM Global, particularly Francis Miguel, Ed Cabantog, and Jan Aspirin. They themselves, few years ago, mga distributors din to ng iba't ibang network marketing companies. And then when they became so successful, because of their vast experience in the industry, nag-put up sila what is now known today as Alliance in Motion Global. We are very proud to tell you because right now, 8 years na pong AIM Global this coming May 16, 17, and 18, we will be holding our 8-year anniversary sa Araneta Coliseum. And we're very, very happy to tell you, ladies and gentlemen, we happen to be the biggest and largest networking company right now in the whole Philippines. Tatlo mayari. Statistics, ladies and gentlemen, over the last 8 years, we were able to develop, create more than 900 self-made millionaires in this business. 900 milyonaryo. People from all walks of life. Can you imagine 8 years in the business, ang dami naging milyonaryo, 900. Compared to your present employer right now, you have to ask yourself, ilan nang nagawang milyonaryo ng employer ko? Pag wala. Sa revenue, pwede. Pero in terms of people, employees under them, making millions underneath, under the company, bibihira po yun. Pero AIM Global, we're very proud to tell you, mahigit 900 na po sa loob ng 8 taon lang. At parami pa ng parami habang tumatagal. Okay? Teka lang. Ayan, ito po yung mga excellence awards ng AIM Global given by the Consumer's Choice Award. Meron tayong Asian Consumer's Award. At iba't ibang mga kung ano nung mga authority or mga tinatawag nating bodies na nagbibigay ng recognition for excellence in terms of products and services and marketing plan. Pero ang gusto kong i-highlight dito, ito pong Asian Networkers, okay? Itong MLMIA or Multilevel Marketing International Association, because in the whole world, meron po tayong tinatawag na association ng mga networking or multilevel marketing association. Ladies and gentlemen, we're very happy to tell you, they've noticed our company dito sa Pilipinas, ang MLMIA po, inawardan po ang AIM Global as the fastest growing networking company in the whole Asia. Can you imagine? Pati yung asosasyon ng networking sa buong mundo, napansin po yung ingay ng AIM Global dito sa Asia. And they awarded us as the fastest growing networking company. And not only that, yung ating presidente, because phenomenal, sobra naging growth ng networking dito sa Pilipinas considering it's a third world country. Napaka-aggressive ng international expansion namin. Ang MLMIA inawardan hino si Doc Ed Cabantog ng best of the best award among networkers in the whole world. So, bakit ko binibigay sa inyo itong mga background na to? Para makita nyo yung credential, yung credibility ng company. Because it's very hard for you to join a company na ikaw mismo
hindi ka sigurado. Hindi mo mailalabas yung potential mo. Hindi mo may pagmamalaki ang isang kumpanya na hindi ka rapat-dapat ipagmalaki. Pero dahil AIM Global, with our background, with our history, with all the recognitions award na nakuha ng AIM, ladies and gentlemen, believe me, it's a very, very stable company. Just recently, a few months ago, I think 1.5 months or barely 2 months ago, kasi po, palaki ng palaki, can you imagine? Wala na pong magkasyang opisina sa amin. Dati ang office namin sa 3rd floor lang. Kulang. Binili namin to 7th floor dito. Kulang na naman. Eh, hindi na lugar, office space ang binili ng AIM Global. Bumili na po ng lupa. Katabing-katabi po ng Securities Exchange Commission dito sa Ortigas, itatayo po ang 20-story building ng AIM Global Corporate Headquarters. So we will be building our own headquarters, sarili naming building. Kaya pag hindi ho kayo naniwala, makikita nyo na lang yung building namin dyan sa EDSA. Okay? Ay, AIM Global, ha? Naka-attend ako dati dyan eh. Oh, yung kasabay mong naka-attend, may kotse na ikaw, nasa bus pa din. Ay, naka-attend ako dyan dati. Okay? Ito po yung mga partners natin in terms of product providers. Sila po yung nagmamanufacture ng produkto ng AIM. We have Nature's Way, DSM, at saka AMS Life Asia. Ang Nature's Way, isa po ito sa mga pinakamalaking at saka pinakamatagal na manufacturer sa Amerika in terms of natural food supplements. Kahit i-Google nyo siya, makikita nyo no background ng Nature's Way. Sa Europe naman, ang partner natin, yung DSM, it's a multi-billion euro company a year. And dito sa Japan, dito sa Asia, ang partner natin is a Japanese company. It's a multi-billion yen company a year also. Ano ba yung mga products ng AIM? Ang flagship product namin ang tawag C24/7. Ang manufacturer nito, Nature's Way. This happens to be our flagship, pinakamaganda, pinakamalakas na benta ng produkto natin. Because sa dami ng laman niya, C stands for cellular protection, cellular growth, C. Kasi ang ginagawa ng produktong ito, it penetrates down to the cellular level because ang belief is that pag healthy ang cells mo, magiging healthy ang human body itself. Okay, kasi from cells, magiging tissues, yung tissues magiging organs, the organs will come, magiging system, and then pag pinagsama-sama mo yung system, magiging human body. Kaya dito po, ang ginagawang healthy, yung cells. Cellular repair, cellular enhancement, cellular regeneration, and it happens 24 hours a day, 7 days a week. Why? Kasi ang dami niyang laman. Alam nyo, ang produkto natin, by the way, hindi po siya gamot. Pharma food supplement siya. Ibig sabihin, dumaan sa pharmaceutical standard, pero considered as food. Kaya lang nagkakaroon ng therapeutic effect. Pag sabing therapeutic effect, may mga cases na gumagaling ang tao kasi ang principle is that ang tao, ang katawan, may sariling kakayahan para pagalingin ang sarili niya. It has its own capacity to heal itself. Meron tayong immune system, may T cells, may antibody, etc. Ganun siya kinreate. Unfortunately, dahil sa hindi na bibigyan ng proper nourishment, hindi tayo kumakain ng foods na punong-puno ng nutrients sa kailangan ng katawan, yung function na yun ng katawan mo, hindi niya na magawa. So ang gagawin lang nito, isusupply niya yung nourishment, nutrients na kailangan ng katawan mo, yung katawan mo na magpapagaling sa sarili niya. So technically speaking, hindi ito nagpagaling sa'yo. Ang nagpagaling sa'yo, yung katawan mo. Kaya ito po, pag ininom mo, may laman na 29 vitamins and minerals. The body cannot function without vitamins and minerals. Meron siyang amino acids. 18 of the 21 known amino acids na kailangan ng katawan, meron ang C24/7. Isipin mo, 21 ang kailangan mo, essential amino acids. 18, galing dito. Para saan ba yung amino acids? Para makapag-function yung mga organ na katawan, kahit na mga cells na punong-puno, o kaya yung tinatawag natin na mga nagdi-depend sa protein. Because ang building blocks ng protein ay amino acids. Meron siyang 14 super green foods. Bakit super green? Ano ba nakukuha sa green foods? Meron siyang chlorophyll. Alam mo, punong-puno po ito ng antioxidant. Ano ba yung antioxidant? Kailangan ng katawan mo yon para labanan yung mga nagkukos ng sakit sa loob ng katawan natin. So, ang galing yung mga kalaban, mga free radicals, galing sa pollution, sa kinakain, iniinom, sa bisyo, sa stress, sa smoke. Pag samasamahin mo yan, yan po ang nagda-damage sa katawan. Kailangan mo ng antioxidant para labanan yung mga free radicals na to. Ayan, punong-puno ito
Ang mga chlorophyll po, punong-puno ng antioxidants. Meron siyang isang dosena ng klase ng prutas, isang dosena ng klase ng gulay, fruits and vegetables. Sabi ng World Health Organization, on the average, kailangan ng tao ng 5 klaseng prutas araw-araw kinakain. Hindi na natin nagagawa yun dahil sa lifestyle na meron tayo. Pero ito, pag ininom mo yung C24/7, meron siyang 12 whole juice blend. Bakit may word na whole? Ginamit yung buong prutas. Ginamit yung balat, yung fleshy part, ginamit yung leaf, yung tangkay, ginamit yung peel. Kasi it was found out, halimbawa sa orange, mas maraming antioxidant yung balat kaysa sa fleshy part. Kaya tayo, pag kinakain natin, inaalis mo yung balat, di ba? Kinakain mo yung loob. Ang ginagawa mo doon sa balat, pag malakulit yung kaklase mo, ginagano mo sa mata. Pero yung bato nyo sa ape, sa gorilla, yung bato mo sa monkey, kakainin nila ng buo, pati yung banana, di na nila binubuksan yun, kinakain ng buo. Ang lalakas. Alam nila, being monkeys, ape primates, alam nila na yung nutrients nasa balat. Pero tayo, human being, inalis mo yung balat. Kaya magulat ka kung sino ngayon ang mas matalino. Pero titingnan mo, hindi ako nagbibiro, sino mas malakas? Sila. Hindi kumakain ng meat yung mga yon. Hindi kumakain ng meat. Ang pinakamalalakas na hayop sa buong mundo, alam nyo kung ano? They don't eat meat. Ang pinakamalalakas na hayop sa buong mundo, like elephants, the buffalo, grass ang kinakain, mga herbivore, mga leaf. Kung sino yung mga kumakain ng hayop, yun yung mga maiiniti ng ulo. Tiga mo lion, kinakain meat, ang init ng ulo. O, totoo yan, yung tiger, ang init ng ulo, ang tatapang. Pero yung mga tame na animals, ang init niya kain, mga fruits, mga vegetables. Ang lalakas nila. Kabayo, tiyan mo, lakas-lakas ng kabayo. Hindi kumakain ng karne. Diba? Ikaw, pagkain mo ng karne, ano mararamdaman mo? Naantok ka kaagad eh. Bakit? Kasi it takes a lot of digestion for me to be digested. Kaya lahat ng energy na pupunta sa stomach, kaya inaantok ka. Kaya ang sarap matulog pagkatapos kumain. Okay? Ano pa? Meron siyang isang dosena ng klase ng mushroom. Mushrooms have thousands of years of herbal history. Hindi pa usong gamot. Marami pong mga Japanese kumakain ng ginagawa nilang gamot. Alam nyo kung ano? Mga mushroom. Kaya karamihan ng mga scientific name ng mushroom, Japanese term. Kasi they are the first ones who have discovered the potency of mushrooms. May digestive enzymes. Pag uminom ka nito, tutulong tumunaw. Digestive enzymes. May mga enzymes siya na tutulong panunaw. Kaya maganda siya to sa mga hindi makadumi. Yung pag nadudumi, once a week. Yung pag lumabas, putlong na. Ayan, maganda yan. O kaya, isang oras sa CR, tapos ang lalabas na dumi, ganyan kalang kalaki, oh. Sasabihin niya, huw, ang sarap, grabe. Ayan, inom kayo nito. Yung mga kung tawagin, constipated. One bad thing about constipation is that it leads to colitis or most of the time, it leads to colon cancer. Kasi punong-puno yung pupo ng bakterya nasa loob ng tummy mo, ng digestive system mo, ng intestine. Isipin mo, nandun siya, nabubulok, o isipin mo, di nabubulok din yung mga intestines natin. May 12 herbs and specialty nutrients. Maganda po ito sa mga yung mga organs na punong-puno ng maliliit na ugat na tawag natin capillary or capillary. Kaya may mga cases na nakakalinaw ito ng mata. Alam niyo, yung mga diabetic, this is very, very good. Kasi may mga cases tayo ng diabetic, hindi na healthy ang kanilang blood circulation. Kaya magandang uminom nito. Kasi yung mga diabetic, normally pag yan nagkinagat, lalo na nagkasugat, kinamot yung kagat, nagiging gangrene sa mga extremities niya, either kamay o paa. Bakit ganon? Kasi wala ng proper circulation, di na nagpupunta doon masyado yung blood, kaya hindi na nagkakaroon ng healing. When you take this, it's very good for blood circulation. Meron siyang essential fatty acids. Mas maganda-maganda to sa mga cell membranes. Kasi yung cell natin is made up of membranes. Taba. But fatty acid, good fatty acids. Meron siyang anti-aging, antioxidant enhancer. Ano ibig sabihin nun? Anti-tanders. Ayan. Anti-tanda. Oh, kaya anti-tanders. Oh. May longevity, polyphenols, mega resveratrol blend. Ibig sabihin, for memory retention. Kasi as we age, thousands and millions of brain cells die every day and hindi na siya nagkakaroon ng replenishment. So, kailangan mo ng mga food supplements para tumagal yung buhay ng cell mo kasi pag namamatay ang brain cell, hindi na nagkakaroon ng kapalit.
Kaya pag tumatanda tayo, nagkakakulubukod-lubot ang skin, lumalabas yung wrinkles, nagiging malilimutin. Kasi nga, yung replenishment ng cell, wala na, mahina na. So ito, ang ginagawa nito, may mga longevity polyphenol siya, kaya magandang inumin pag nagkaka-age na. Lalo na pag yung mga tipong nahanap mo maghapon yung ballpen mo, nandito lang sa tenga mo, yung ballpen ko ba, kanina ko pa inahanap. May kilala ako, naghahanap ng cellphone, nakakwintas pala sa kanya. Di ba yung kinukwintas? May tinatamaan, di ba? O kaya yung tipong ano, yung tipong may nakilala ka, kasasabi lang niya nung pangalan sa'yo, limot mo na. Kasasabi lang pangalan sa'yo bago kayo maghiwalay. Ano nga uling pangalan mo? Ayan, medyo nagkakaroon ka na ng memory gap. So ito, magandang inumin. Kahit once a day, twice a day, three times a day. Pero pag may nararamdaman kayo, kahit three times a day. Two sa umaga, two sa tanghali, two sa gabi. Pag wala kayo nararamdaman, mag-maintain kayo kahit once to twice a day. Hindi ibig sabihin iinumin siya pag may nararamdaman kayo. No, prevention is better than cure. Ang una nyo mararamdaman pag uminom ka nito, ang wiwi mo magiging kulay yellow, mapanghi. Kasi nagki-cleansing ka. Ang kailangan mo lang gawin, uminom ka ng uminom na maraming tubig. Yun ang una mo mararamdaman. In some cases, pag uminom ka nito, ang sarap magpupo. Yung matipong pag umupo ka, hindi mo kailangan umire. Paglabas, puwak! Hindi, alam nyo ba? Bigyan ko ng idea, ang healthy na pagpupo, dapat walang effort. Hindi yung lintik na nagkakram sa mga kung ano-ano mo, hindi pa lumalabas. Yung ngiti mo talagang... Ang healthy na pagpupo dapat normal lang. Ito, pag ininom nyo, magiging healthy siya. So maganda siya, napakarami naming testimonies dito. Again, we do not claim this to be medicine or drugs or a drug, pero baniwala kayo, napakarami na pong natulungan ng C24/7 natin. Yan yung flagship product. How do you know if the product will work? How do you know? Try it. Malalaman mong isang pagkain kung ano lasa, masarap ba o ano, kung titikma mo. Ito, malalaman mong maganda pag sinubukan mo. Ang basic nito, alam mo, pag ininom mo siya, dati after office hours, hapong-hapo ka na, subukan mo mong uminom nito. Hindi ka papagod. Tagal mo mapagod. Dati, pag naglaba ka maghapon, naglinis ka sa bahay, sakit na ng kung ano-ano mo, uminom ka nito, naku, ang dami mong energy. Maghahanap ka pa nang aayusin. Saan pa makakalat? Saan pa makakalat dyan, ha? Okay? Ayan po yung C24/7. Palakpakan nyo ulit yung C24. Okay, yung iba, papasadahan ko na lang ho. Meron tayong KD24/7, naka-design naman to for kids. Of course, yung mga active components ng C24/7, tinanggal yung mga pang-adult, iniwan yung para sa mga maganda sa kids. Ayan po yung version ng C24/7 na pambata. Meron po siyang pouch sa loob kasi para siyang candy or yung tinatawag nating gummy bear. May iba-ibang mga shape at iba-ibang mga flavors na pagka pinainom nyo po sa mga kids, hindi nila ititreat tong gamot, kundi ititreat nila parang candy. So maganda yan for their, syempre mga bata, alam nyo naman, hindi pa masyadong strong ang immune system. Ayan, magandang inumin. Sa mga batang tamad, like ako, lumaki ako na tinatabi ko sa, pag may hinainan ako ng pagkain, halimbawa sinigang, hinihiwalay ko yung mga gulay. Okay, may mga ganun bata, di ba? Ayan, maganda sa kanila yung hindi mahilig sa gulay. Pampatas ng resistensya. In some cases, gumaganda pa po yung kanilang memory retention, anti-child stress, especially magpapasokan na sa June. Meron kaming complete phyto-energizer. Bago lumabas yung C24/7 na product namin about 4 years ago, ang flagship product ng AIM Global is the complete phyto-energizer. Kasi bagong-bago lang ho yung C24/7, more or less about 3 to 4 years pa lang siya. Hindi katulad nitong complete, ever since the beginning, complete na yung product ng AIM. So ito, ang pagkakaiba lang nito, dun sa C24/7, lahat ng meron sa C24/7, meron din dito, except yung mga longevity, polyphenols, and anti-aging enhancers. So pagka ikaw, medyo may edad na, ano iinumin mo? C24. Pag bata ka pa katulad ko, ito iinumin mo. Pag mga tipong 29 ka lang, ganyan, 28, tulad ko, yan, ito inumin mo. So, yun ang pagkakaiba. Pero pag may nararamdaman ka na, arthritis, back pain, medyo nagkaka-wrinkle ka na, alam niyo wrinkle? Ayan, pag yung tumawa ka, lumalabas na yung crow's feet mo rito. Ayan, inum kayo nung C24.
Kung gusto niyo naman na ang ingredient lang, as in anti-aging lang talaga purely, longevity polyphenol lang ang talaga, talagang ang purpose mo lang is anti-aging, itong iinumin mo, Restore Life. Ito yung anti-aging na produkto natin, 100%. Hindi katulad sa C24/7 kasi, percentage lang ang anti-aging doon at saka longevity polyphenols. Kasi most ng mga nandun are active ingredients of whole fruit, yung whole vegetable, enzyme, etc. Kaya kung makikita nyo by percentage, konti lang doon yung anti-aging at longevity polyphenols. Hindi katulad nito, pure siya na longevity polyphenol. Galing po sa grapeseed, grapeseed extract, sa red wine. It was found out na kasi ang red wine, ang grapeseed, nakakathaba po siya ng buhay in terms of our organs, and at the same time, nagre-regulate siya ng calorie level sa loob ng katawan. Kaya tignan nyo po yung mga Europeans, because they love drinking red wine, less ang heart attack sa kanila compared to the Americans. Number two, mas sexy ang mga Europeans kesa sa mga Americans. Because makikita nyo, pag nag-i-spaghetti, may kasamang red wine. Pagka kumakain ng dinner, may red wine or white wine. Yun pala, nagre-regulate pala, meron siyang tinatawag na sirtuin gene. Nagre-regulate ng calorie level sa loob ng katawan pag uminom ka nito. So, ayan naman yung ating anti-aging. May beverage products din tayo. Pag sinabing beverage, iniinom. May kape at saka may chocolate drinks. Yung kape natin, one good thing about our coffee is this. Naalala nyo yung complete? Diba, complete ito ng active components. Guess what? Yung ingredients nito, nilagay namin sa kape. Kaya pag uminom ka ng kape, para kang uminom ng complete. Ang maganda dito yung coffee namin, since most coffees are acidic. By nature, ang coffee kasi acidic yan eh. Kunwari, yung lalong nakakapagpataas ng acid level sa loob ng stomach. Maganda sa ating coffee, it's the world's first alkaline coffee. Hindi siya acidic. Tapos iba-iba pa po yung kanyang flavor. Merong original, may cappuccino, may latte, may sugar-free. Tapos, very healthy pa siya. Tapos napakababa, very, very minimal. Isa po to sa pinakamababang caffeine level sa market ngayon. Eh maganda sa Pilipino, napaka-coffee drinker. Isa to sa mga pinakamataas ang benta namin every month. Ang bilis si benta eh. Pilipino, pagising, kape. Magmimerienda, may kape. Manunod ng TV, nagkakape. Magmamadyong, kape. Matutulog na lang, kape nga dyan. Pag pumunta sa lamay, ano meron? Patay, kayo naman eh. Diba sa lamay may patay? Oo, yan ang sinasabi ko. O kaya lang, syempre, pag bata naman, hindi mo mapapainom ng kape. Meron namang may choco, chocolate drink. Okay? Pwede mo nga, para siyang instead ng Milo, tsaka Ovaltine, imbis na Swiss milk, ito na lang. Meron pa siyang DHA, tsaka nilagyan pa namin ng complete. Okay? Phytoenergizer. Ang maganda sa DHA, yung docahexanoic acid, it helps with the brain function. Kaya, pag pinainom nyo sa mga kids nyo to, or even you, nakakatulong po siya para makapag-function na maayos yung brains natin. Meron tayong white light, our version of our glutathione. Pero kakaiba siya, karamihan ng glutathione, iniinom, ini-inject, sabon. Sa amin, spray, sublingual. Spray mo sa ilalim ng dila, mga tatlong puff. Kasi yung ilalim ng dila, punong-puno po yun ng nerve ending. Pag dun mo nilagay ang any substance, diretsyong pumupunta yun sa bloodstream. Kaya yung may mga high blood, di ba, pag ina-atake kayo, nilalagay sa ilalim ng dila para mabilis ang effect. Ganito rin to. Ang maganda sa kanya, hindi lang siya glutathione, meron pa siyang vitamin C. Kaya nakakataas din ang resistensya. Ang glutathione is the best antioxidant for the liver. Kasi ang akala natin sa glutathione, pampaputi. Well, the truth is, nakakaputi ang glutathione. Pero, after effect na lang yon. Ano ibig ko sabihin? Ang tunay na function ng glutathione is antioxidant for the liver. Kung puputi ka sa glutathione, side effect kasi ng glutathione yun. Pag masyado kang maraming glutathione, puputi ka. Eh gusto ng mga Pilipinong pumuti, kaya nagpapa side effect sa glutathione. Glutathione, glutathione, glutathione. Ayan ho yun. Ang maganda sa kanya, ipapuff mo. Kaya pag nasa syempre, nasa mouth mo, pati mga bakterya dyan patay. So in effect, anti-bad breath pa. Okay? Ano pa? Ang pampaputi talaga namin, itong perfect white. Itong white light kasi, kailangan mong magpaka-overdose sa glutathione para pumuti ka. Itong perfect white,
meron siyang cysteine peptide, raw material ng glutathione. Ito talaga nakakaputi. Galing po ito sa Japan. Nakakinis. Anti-wrinkles. Meron siyang aksasantin, nakakalinaw pa ng mata. Tapos nakakinis ng kutis. Kasi may mga pampuputi, napuputi ka lang pero hindi ka makinis. Tama ba yan? Ito iba, makinis ka na. Ah, maputi ka na, makinis ka pa. Pero hindi mo ito makukuha ng isang bote lang. Mamaya, uminom ko isang bote, puputi na daw ako pag inom ko nito eh. Ah, hindi. Siyempre, it takes time. Minimum yan, mga 6 months bago ka makakita ng effect. Tandaan mo, ipinanganak ka ng ganyan. Ang hirap baguhin ng skin mong yan ng isang inuman lang. Kailangan consistency, mga 6 months kang umiinom. Maliwanag? Meron kaming slim and trim from the word itself. Nakaka-slim at nakaka-trim. Siyempre, ang masarap ipa-slim at saka yung mga trim, yung talagang, alam mo na, maititrim at may mga ititrim naman talaga. Kasi may mga tao pong, iba-iba po ang causes ng obesity or overweight. May mga overweight na tao because of hormonal imbalance, especially for people na merong problema sa thyroid. Pagka kumain kayo ng konti, tumataba. Meron sa mga tao na konting-konti na lang kinain, grabe mag-weight ng gain. Grabe mag-gain ng weight. Meron naman mga tao, katulad ko, kahit lapang ng lapang, di tumataba. Ang sarap ng buhay namin. Kain ka lang ng kain. Kaya babantayan ko lang sugar kasi, syempre. Pero may mga tao na sadyang mataba naman kasi sadyang namang masiba talaga. Yung mga hinahanap lagi, Samba Unlimited Rice dito, kainan. Yung lagi. Pagka ikaw hindi mo makontrol yung appetite mo, ito bagay sa'yo, slim and trim. Iinumin mo siya 30 minutes bago ka kumain. Kasi meron siyang effect na tinasabi sa brain mo na busog ka na pag uminom ka nito. Kaya pag kumain ka, konti na lang makakain mo kasi feel mo bloated ka na. Kasi pag ininom mo siya, para siya nagiging gel sa loob ng stomach. Kakailangan mo lang uminom na maraming tubig. So in effect, it actually tricks the mind that you're already full when in fact hindi pa. Kaya konti na lang makakain mo pag uminom ka nito. Meron kaming Coledus, pampababa po ng matataas ng kolesterol. Mahilig kayo sa mga taba, chicharon. Number one na pumapatay sa Pilipino ngayon, cardiovascular problem. Mamantika kasi pagkain natin, laging ginisa. Pag kumain kayo ng lechon, ano masarap? Balat. Naguunahan pa sa balat. Sa mapa ng loob mo, pag hindi ka nakakain ng balat, grabe, wala ng balat. Iyoko na, walk out. Pagka kumain kayo ng lechon manok, ano masarap? Balat. Itlog. Ay, hindi na ba't? Ibang itlog yun, sir. Ha? Ayaw talaga. Pag ganyan topic, buhay na buhay kayo. Okay? So, lahat ng mga to, nagkaklag sa arterial wall natin. Nagkaklag. Pag sinabing nagkaklag, bumabara sa mga ugat, lalo na sa arteries. Ang problema, pag bumara siya sa ugat, kumakapal yung daluyan ng dugo. Parang nagpa-park kasi siya sa ugat eh. Mahirap kung okay lang yung parking, pero may double parking na minsan. Bumabara. Pag bumara ang cholesterol, ladies and gentlemen, sa mga ugat ninyo, dyan nagkakaroon ng atake sa puso. Pag malapit sa puso, cardiac arrest, especially the coronary artery, yung puso, yung bumabalot na ugat sa ano natin, sa puso natin, yun po ang binabypass. Pag yun napuno, dalawa lang yan, bypass operation or angioplasty. So, magandang prevention, ito, fish oil. Kasi ang fish oil, punong-puno ng omega-3, galing sa tuna, mackerel, at saka sardines. Tapos, mercury-free pa itong Coledus natin. So, alam nyo na, pag may lahi kayong, kasi sometimes ang sakit, alam nyo, meron tinatawag na pre-existing condition. Lahi nyo, tatay, nanay mo, namatay sa atake, bantayan mo yung sarili mo. So, you have to eat healthy foods. Other than that, inom ka ng preventive, katulad nitong Coledus. Kaya maganda tong Coledus, lalo na pagka, alam nyo na, mataas ang blood pressure. Lahi kayo ng blood, ng matataas ang high blood, this is very, very good. Meron din siyang DHA. Kaya pag uminom ka, it also helps with the development of the brain, function of the brain. Kaya maganda to sa mga, alam nyo na, malilimutin. Yung pag nagpatawa ka, after 5 minutes pa tumawa, ito, painumin nyo nito. Yung nagtawa na lahat siya, oh. Ah, oh. Delayed reaction, yan. Ito, maganda sa kanila. Toothpaste namin, syempre, natural. Meron din siyang complete, may aloe vera, merong antibiotic, antibacterial. Kaya pag nag-toothbrush ka bago matulog sa gabi, pagising mo, less ang bad breath mo.
kasi hindi masyadong nag-inhibit yung mga, hindi masyadong nag-multiply yung bacteria kasi antibacterial siya. Kaya pagka ikaw nag-toothbrush ka niyan, habang natutulog ka, hindi makapag-tong its pusoidos yung mga bacteria. Okay? Hindi siya makaipon. Last, ladies and gentlemen, meron kaming nawala. Ano, Rene? Pakibalik. Ayan. Ito yung sinasabi kong artery. Okay? Pagkain kayo ng kain ng matatabang pagkain, nagpa-park yung, yan, yung yellow na yan, dating maluwag yung ugat. Cross-section ng ugat. Parang ugat na pinutol para pakita sa inyo yung circumference niya. Pagkain kayo ng kain ng mataba, cholesterol na pagkain, bumabara siya. Ang masakit dito sa yellow na to, nagiging matigas yan, nagiging plaque. Hindi mo sa ngipin, may plaque minsan ng tigas, ganito na rin yan. So, effectively speaking, dati ganito, akaluwag, dumadalo yung dugo, nagiging ganito na lang. Eh, kahit naman yung hose, pag nagdidilig kayo, para sumirit yung tubig, ano gagawin mo? Di ba, tatakpan mo yung kalahati para gumanon, pampataas ng pressure yon, di ba? Ganito rin to. Tumataas yung pressure dyan. Ang masakit, pakapal ng pakapal yan. Pag yan nagdikit, goodbye. Pag yan na-monitor mo ng maaga, pwede kang magpa-bypass operation o kaya pwede kang magpa-angioplasty. Pag hindi na-detect na maaga, patay. Ganun kalupit yan. Kasi pag nabara yan, yung other part ng organ, yung other part na dadalo yun ng dugo, hindi na makakapasok yung oxygen tsaka dugo. Kaya namamatay yung heart. Pag namatay ang heart, atake. Now, meron kaming product ang tawag namin, beverage also. Ito pong Vida. Ang ginagawa nito, okay, vasodilator ho to that improves metabolism. Ano ibig sabihin nito? Meron siyang Resvida, resveratrol. Pag ininom mo itong Vida, isang plastic po yan, sachet, lalagay nyo lang siya para siyang magiging juice, lagyan nyo ng ice. Yan na po yung pinaka-maintenance nyo kasi ang ginagawa nito, dinadilate niya, binubuka niya yung ugat. Now, isipin mo, bumubuka na yung ugat, umiinom ka pa ng Coledus, matatanggal to, hindi? Ayan. Kaya regularly take ito pong Vida. Okay? Yung Vida namin. Para mong gawing juice. Hindi mo siya maramdamang gamot kasi masarap, parang Kool-Aid. Pag pinainom mo nga sa bata, kala niya juice. Kaya lang, hindi recommended sa bata kasi ang bata naman, wala namang idadilate na ugat eh. Healthy pa. Kaya sa mga tatin lang, no? Sa inyo pala na nagkakaedad, maganda to. Okay? So, habang tumatagal, mawawala to, tapos babalik sa normal. Now, meron kaming service na meron kaming service dito na ang tawag namin CardioPulse. This is our version of angiogram. Yung para malaman mo yung health ng cardiovascular, ng heart mo. Meron kaming tinatawag na CardioPulse, ito. Itong gadget na to, ilalagay lang sa index finger mo. Uupo ka sa clinic namin, tatanggalin mo lahat ng gadget mo. Huwag kang gagalaw, nakaganyan ka lang. Babasahin itong gadget na to habang nasa index finger mo kung ano ang kalagayan ng vascular health mo, cardiovascular health mo. So after 3 minutes, isasalpak sa computer yan, i-read ng computer. May lalabas na ganito. May type 1 hanggang type 7. Yung type 1, type 2, okay pa yun, yung bilog. Pero itong type 3, makikita nyo, careful ka na, kumakapal na, ibig sabihin yan. Kasi meron din siyang ECG reading na lalabas. Pag type 4, warning ka na. Type 5, nako, ibang klase, bad. Ito matindi, oh. Type 6, very bad. Type 7, high risk ka na of heart attack. Eh marami sa atin di nagpapa-angiogram. Mahal eh. 100,000 ang angiogram. 150,000 pa sa iba. Yung ang gagawin sa angiogram kasi, i-injectionan ka ng tinta para makita kung ano yung, syempre, yung tinta, yung ink na hindi dadaloy sa ugat, ibig sabihin may bara dun sa part na yun kasi hindi dumaloy dun yung ink. Magkano po yun? Now, I've got good news for you. Pag itong CardioPulse, in-avail nyo, pag naging member ka ng AIM Global, bumili ka ng Global Package, free na ang CardioPulse nyo. Malalaman mo na kung ano ang kalagayan ng puso mo. Pag hindi ka member ng AIM Global, 1,000 pesos yan. Pag member ka, 300 na lang. Pag bagong member ka, bumili ka ng kit, libre na. Tapos may kasama pa siyang gift certificate, 50%. Kaya pagka gusto mong yung mahal mo sa buhay, halimbawa, ang hirap naman nung ikaw lang nagpa-check up, yung asawa mo, hindi mo pina-check up. So ang gawin mo, pa-check up ka, pa-check up mo yung asawa mo. Dahil may gift certificate ka na 50% mamaya,
imbis na 1,000 ang babayaran niya, 500 pesos na lang. Pag naging member pa siya, 300 na lang. So, lahat yan, malalaman nyo yung intensive discussion ng products natin. When you go down to our third floor seminar room, may schedule po ng intensive product demo where our speakers extensively discuss each ingredient of each product. Siguro pag diniscuss ng mga produkto, total, abutin tayo ng 2.5 hours. Pero since bird's eye view lang bibigay ko sa inyo ngayon because my topic will be more about the business, binigyan ko lang kayo ng idea tungkol sa produkto. Tanong, nakita nyo yung product, maganda, maganda, maganda? Again, paano nyo malamang maganda? Subukan mo. Kasi, unang-una mga kaibigan, your health is your best investment. Your health is your wealth. Sabi nga, di ba? Kaya, ang pinakamasakit sa lahat, yung kahit mayaman ka, may bukol ka naman sa leeg, wala din. Kunwari, may mayamang-mayaman ka, pero may cancer ka, wala din. So, kaya namin pinakita kung gano'ng ka-effective yung product, gano'ng kaganda. Again, because the business, madali ng pag-usapan pag nakita nyo maganda yung product. Handa na ba kayo sa business? Yes. Handa na ba kayo makita kung paano kayo umaman dito, yayaman dito? Now, wag ko kayong mag-alala, especially those people, na hindi linya to. It doesn't matter. Wala namang tao na pumasok sa AIM, sa networking, na linya na namin to. Ako nga, sabi ko nga, ang background ko, engineering. Si Jason, ang graduate pa ng Lasal yun. So, what I mean is, sabi nga ni Richard Branson, tama ba? Yung may-ari ng Virgin, one of the richest men in the world. If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes anyway. Learn it along the way. Ano tawag doon? Sabi niya, pag may nagbigay daw na maganda opportunity sir, pero hindi ka sigurado kung kaya mo, gawin mo lang. Pag-aralan mo pagka nasa iyo na. Eh maraming tao gusto bago pa usukin ng opportunity, linya na nila. Hindi po nakukuha sa linya to. Lahat ng bagay kayang pag-aralan. Kahit hindi mo siya linya, pag-aralan mo. Alam mo, pinag-usapan, pinag-aralan po sa buong mundo. Of all the species in the world, tao lang ang may kakayahan para pag-aralan lahat ng bagay na gusto niyang matutunan. Halimbawa, gusto mo matutong magpiano, matuto ka. Gusto mo matutong mag-gitara, matututo ka. Yes, basta pag-aralan mo. Gusto mo matutong kumanta, matuto ka. Gusto mo matutong mag-computer, matututo ka. Yung mga ibon, di kaya yan. So lahat kaya mong pag-aralan. Kaya ang good news doon, kung kaya mong pag-aralan na pag-gitara, even pag-swimming, pag-papiano, pag-bibisikleta, I have good news for you. Ang pagyaman, napapag-aralan din kung paano. Kailangan lang, may magturo sa'yo kung paano. So, how do you become successful financially? Number one step, you can never become financially free as long as you are working for somebody. Kailangan, tanggalin mo na sa condition mo yung mind na yun, isa sa mind mo yung ganung conditioning. That you can never work for the rest of your life for other people. At the end of the day, if you want to become financially free, you must have a business of your own. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Eh marami lang tao, sasabihin, wala kasi akong pera para magnegosyo eh. Wala akong time. Dito pumapasok yung AIM Global. Ang negosyo, simple lang. Pag ginawa nyo to, dalawa lang. Una, pwede ka magbenta-benta pag nag-join ka rito. Ang kita mo pag nagbenta ka, 25% hanggang 50% sa mga product. Depende kung anong produkto. Pero hindi kayo yaman sa kakabenta. Bakit? Ang disadvantage ng pagbebenta, pag may benta, may kita. Pero pag wala kang benta, wala kang kita. So dito, instead of you just selling the product, may isang technique, ang tawag dito direct selling eh. Hindi yan ang gagawin lang natin. Isa lang yan sa part ng business. Kasi may isang part ng tawag namin networking that instead of you selling the products, ang gawin mo, ikaw to, mag-expand ka. Mag-branch out ka. Because ikaw pag nagbenta, para kang tindahan na nag-iisa lang. Ang gawin mo, parami ka ng tindahan. How do you do that? Sa pamamagitan ng pagre-recruit. Kaya sa networking, may recruiting dahil ang purpose nun, mag-branch out. Sino re-recruitin mo? Lahat ng kakilala mo na 18 pataas, dalin mo dito o ipakausap mo sa sponsor mo. Hindi ikaw makikipag-usap, hindi ka magpapaliwanag, tag-invite ka lang. Bawal ka magpaliwanag pag bago ka. No, it's a no-no. Bakit bawal magpaliwanag? Siyempre, hindi mo pa alam eh. Subukan mo magpaliwanag kaibigan mo, pare, yayaman tayo, yayaman tayo. Sabi na kaibigan mo, ba't mayaman ka na? Di pa, pero pag sumama ka, yayaman tayo.
Paano ba yan? Wala, basta bilog-bilog. Anong gagawin dyan? Basta mag-recute lang. Recute ng recute. O tapos yung na-recute ko, mag-recute din yun. Recutean lang. O paano maniniwala sa yung prospect mo? So ang gagawin mo lang, magdadala ka, kami magsasalita. Maliwanag. Ang seminar, dalawa, twice a day. May alas dos, may alas siete. All you have to do is bring people here. It's not your job to convince your prospects. It's our job to convince them. Maliwanag. Maraming kaibigan mo, hindi maniniwala. Bakit? Bago sa utak to eh. Ang conditioning ng maraming tao, go to school, get good grades, and go look for a good job. Ikaw, nagpapakita ka ng negosyo. Maraming tao, tuturuan natin mag-negosyo. Ang pag-uusapan dito, negosyo, negosyo, negosyo. Minsan yung makukuha mo, marirecruit mo, trabaho, 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 trabaho. Minsan may marirecruit ka, dito, papaliwanag natin, yayaman ka, yayaman ka, yayaman ka. Yung na-recruit mo, kontento na, kontento na, kontento na. Ano magagawa mo? Minsan may marirecruit ka, walang ambisyon. Totoo po yan, ang ambisyon, kumain lang ng 3 beses sa isang araw. Bakit? Narinig eh, nung bata pa siya. Narinig niya sa bahay, anak, huwag ka masyadong mag-ambisyon, mahirap lang tayo. Kaya nung lumaki siya, wa siya ambisyon. Eh, nirecruit mo dito, bagay sa kanya, hindi. Hindi. Wala siyang ambisyon eh. Kanino bagay ito? Sa gusto ng umaman. Kanino bagay ito? Sa mga gusto ng pera. Kasi yung mga taong ayaw ng pera, hindi bagay sa kanila to. Yung mga taong tingin nila masama pera, hindi bagay sa inyo to. Yung mga ayaw umaman, hindi bagay ito. Bagay dito yung gusto ng umaman. Bagay dito yung mga taong gusto simpleng buhay. Sir, paano naging simpleng buhay ang mayaman? Siyempre, ang simple ng buhay mo pag mayaman ka. Totoo yan, ang simple ng buhay mo pag mayaman ka kasi pagising mo, nakaluto na yung bacon, egg, and sandwich. Ang simple ng buhay mo. Pag wala kang pera, pagising mo, ikaw pa magluluto. Tama ba? Ikaw pa magpa-plancha ng damit mo. Ikaw pa magpa-plancha. Mag-aabang ka ng jeep. Tricycle. Nasa bus, taga. Tapos inabutan ka pa ng MRT, nasira. Kaya mas simple ang buhay ng may pera. Mas complicated ang buhay ng walang pera. Kaya kung gusto niyo ng simple buhay, sumama kayo sa AIM Global. Si simple buhay niyo. Si simple buhay mo. Nakuha niyo ibig sabihin? Yes. Kaya depende yan sa ako nga eh. 100 ang na-recruit ko sa buwan. Sabi ng kaibigan ko, kasi hindi ako naniwala nung una eh. Nung nakita ko nagkakotse yung kaibigan ko after 7 months, naku po, baliw na baliw ako. Di ba ang kwento ko nung una, sabi ko nung nakita ko yung kaibigan ko, sabi niya sa akin, sasama ka ba? Sabi ko, hindi, ikaw na lang, pag mayaman ka na. Binalikan ako, after 7 months, mayaman na. Nung nakita ko may kotse, ayoko sa benta-benta nung una kasi akala ko shampoo-shampoo eh, yung una ko networking. Nung nakita ko yung kotse niya, sabi ko, June, kahit mani, ibebenta ko, magkakotse lang ako. Tanggal ang labang ko eh. Ang dami kasing mayaman sa mundo, mayabang sa mundo, pero puro dating, walang datong. So, sumama ako. Sabi sa akin, oh, dalawa lang gawin mo, George. Mag-aralan mo, mag-recruit ka. Ako naman, uto-uto. O, sige, pag-aralan, mag-recruit. Dami ko na-recruit, sandaan. Hindi pa kasama dyan yung nakausap ko sa opisina. Yung nadala ko lang dito. Sa 100 ang naniwala, 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. Kala nyo, ha? Oo. Oh. Again, bakit maraming hindi maniniwala? Hindi, dahil hindi ba totoo? Hindi. Iba yung thinking nila eh. Ang thinking pang 10,000, pinaliwanagan mo na yung 100,000. Di maintindihan. Sinabi niya sa sarili niyo, lahi namin ang mahirap, hindi kami yayaman. Ni-recruit mo, yun ang paniniwala niya. Lahi, lahi, lahi. Magugustuhan niya? Hindi, lahi niya eh. Nasa mindset ng tao. Pero may tao ko, di ba? 3 lang naniwala. Pero yung 3 marirecruit, na-recruit ko, may kaibigan wala? Maraming hindi maniniwala, pero may maniniwala. Yung maniniwala sa inyo, may kaibigan din? Yung kaibigan ng kaibigan nyo, may kaibigan? Yes. Ang malas naman ang kaibigan nyo kung kayo lang ang kaibigan niya. Ang gusto kong imagine nyo, ito, ilan ang marirecruit mo na maraming kaibigan? Ilan ang marirecruit mo na matindi ang pangarap sa buhay at gagawin to? Ilan ang pwede mo ma-recruit na mas magiging masipag kesa sa'yo? Ilan ang pwede mo ma-recruit, mga kaibigan, na naghahanap talaga ng opportunity? Wala kang time. Yung nakakuha mo, ang daming time. Tambay eh. Walang ginagawa. Ni-recruit mo, nabaliw. O di pinagre-recruit niya lahat ng tambay dito. O. Dadami to, hindi? Mapupuno ko to ng bilog-bilog pag di nyo ako pinigilan eh. Oh, dadami, hindi.
Oh. Ang branches namin, meron kami sa Dubai, Hawaii, Taiwan, Singapore, Brunei, Hong Kong, Nigeria, Ghana. May iba kang magiging kaibigan, ang galing sa Facebook, may kaibigan sa Hawaii, ni-recruit sa Hawaii, puro nurse. Nag-join sa Hawaii, AIM Global. Nagkaroon ka ng grupo dun. Magkakaroon ka ng grupo sa Dubai, etc. Ito ang magic dito. Ang tawag dito, network. Pag may bumili, gumamit, nagbenta ng product, may kita ka, wala? Ikaw ba nagbenta? Hindi. Kilala mo pa ba? Hindi. Tingnan mo mabuti. Ikaw, nakatali ka sa 8 to 5 na trabaho mo. May nag-join sa'yo. Yung recruit ng recruit ng recruit ng recruit mo. Nag-join sa network mo. May kita ka, wala? Yeah. Anong, nakatali ka sa job mo, kumikita ka. Ano pang sasarap dun sa ikaw, nakatali ka sa trabaho mo, pero sa labas, may gumugulong kang negosyo. Yes. Naku, yung ibig ko sabihin, you don't need to be physically here every time, no. Daan ka lang dito, punta ka lang dito tuwing alas 7 na gabi after office hours, tuwing Sabado. Walang pasok pag Sabado. Punta ka lang dito. Dala ka. Minsan yung madadala mo, magugulat ka, mas masipag pa sa'yo. Ikaw, wala kang tiwala sa sarili mo, mahihain yung ma-recruit mo rin, tikang kapal na mukha. May ganun, ho. Hindi ako nagbibiro. Ikaw, napaka-timid mo. Hindi ka madaldal. Tahimik. Pero yung na-recruit mo, lintik makadaldal, natutulog na, dumadaldal pa. Pwede, hindi? Pwede. Can you imagine the possibility? Ang power ng networking, do not limit the possibility sa sarili mo lang. Because somewhere along the line, pag nagre-recruit ka, may lalabas dyan somewhere na kung tawagin namin agila. Kumbaga sa ibon, marami, pipit, tarat at maya. Pero somewhere along the line, may lalabas na agila. At yun ang magpapaputok ng grupo mo. Tama mali. Ito maganda. Oh. Darating ang panahon, pag malaki na kinikita mo, pwede ka na mag-resign sa trabaho. Ilan ba sa atin dito yung araw-araw pumapasok, nagre-reklamo sa sweldo, sa kumpanya, sa boss, sa traffic, pero magugulat ka, araw-araw pumapasok ka pa din. Galit na galit ka, pero pasok ka naman ng pasok. Tama mali? Wala ka kasing choice. O di pagdating ng panahon na kumikita ka na dito, sabi mo sa boss mo, boss, sorry, you're fired. Maliwanag? Yes! Pagsimula, huwag ka muna mag-resign. Bakit? Recruitin mo muna ikaw opisina mo. Pag naubos mo na silang lahat, ayan, mag-resign ka na. Downlinein mo lahat. Ito maganda. Minsan, kahit di ka nagbebenta, kumikita ka. Yung iba ditong distributor, may grupo sa Italy, may grupo sa Dubai, may grupo sa Europe, may grupo sa Hong Kong. Sila nasa Pilipinas, ang network nila nasa ibang bansa, sila kumikita dito. Di ba maganda? Sa trabaho, ano advantage nito sa trabaho? Pag hindi ka pumasok ng 8 to 5, wa ka sweldo. No work, no pay. AIM Global, build your business. One day, pag malaki na yung negosyo mo, kahit di ka na nag-work, you still get paid. One day, kahit matulog ka maghapon, kumikita ka pa rin. Nagkasakit ka, hindi ka makabenta, hindi ka makalis ng bahay, hindi mo makausap mga downline mo, kumikita ka pa rin. Ito mas malupit. Natulog ka, hindi ka nagumising, kumikita ka pa rin. Totoo yan! Bakit? Kasi itong pinaghirapan mo, pag ikaw hindi na nagising, may papamana mo sa pamilya mo. May papamana mo sa anak mo. Bakit? Ano ba concept? Pag namatay ka ba, lahat to mamatay? Tutuloy pa rin yan, di ba? Bibili pa rin ng product, magre-recruit, magbebenta pa rin. Kumikita ka ba? Yes. O dahil, eh kaso wala ka na. Kanino itatransfer to ng AIM Global? Itatransfer sa misis mo. Itatransfer sa asawa mo. Pag single ka, sa next of kin, sa nanay. O di yung pinaghirapan mo, hindi iyo. Eh dito, madedo, may pamana mo? Kaya mag-isip-isip kayo. Kaya ito mga kaibigan, uulitin ko, hindi kailangan linya nyo siya. Pag-aralan nyo lang mabuti kung paano. Tuturuan namin kayo. Part of the training team, we teach a lot of people how to do this. Napapag-aralan siya. Kailangan lang, uulitin ko, learn to imagine, ilan ang pwede mo ma-recruit, oh? Yung ma-recruit mo, ilan ang pwede ma-recruit? Ilan ang kamag-anak nyo sa abroad? Ilan ang Facebook friends mo? Ilan yung friends ng friends mo sa Facebook? Ang daming tao.
Kaya yung iba sa inyo, tingin sa akin, tagusan. Hindi na ako nakikita nyo yung nakaganyan. Alam mo kung ba't ganyan tingin mo? Iniisip mo sino nare-recruitin mo. Nakatingin ka nga sa akin, pero ang iniisip mo, oo nga, ano yung kaibigan ko pala? Oo nga, oo nga. Tagusan ang tingin sa akin. Ramdam na ramdam ko kayo. Nakatingin na ganyan, pero iba yung iba nakikita eh. Iniisip nyo na ba yung mga kaibigan nyo? Yes. That's how it works. And this business, this kind of business model has been existing for the last 6 years in the whole world. Ang tagal na. Networking is being taught in AIM, Asian Institute of Management. Pagka yung mga postgraduate studies, pinag-aaralan ito. Pag marketing student ka sa De La Salle University, elective course mo ang network marketing. The same way with Ateneo de Manila University. Sa University of Illinois in Chicago, pinag-aaralan, tinuturo what is network marketing. Meaning, ganun siya ka-effective na business model. Nakita mo ngayon. It's just a matter of convincing yourself. Kasi maganda na siya eh. Marami nang umaman dito eh. Handa ka na bang umaman? Yes! Handa ka na bang umaman? Yes! O, maglabas ka ng 7,980 kung talagang gusto mong umaman. Tawag diyan global package. Kasi principle sa buhay yan eh. In order to obtain something of the same value, you must be willing to give up something. Masisimplihin ko, kung gusto mong umani, kailangan may itanim. What you sow is what you reap. Hindi pwedeng laway ang puhunan. Pag laway lang ang puhunan, ang tubo nyo laway din. Eh kahit timbatimbang laway yung kadiri pa. Alam mo, pag pinaliliwanag ko to, ang grabe, ang ganda, ganyan lang pala, ang dami ko marirecruit, payaman na ako, grabe. Nung nakita to, ay, ang pangit. Pangit pala, pangit. Pag maglalabas na ang pera, pumapangit bigla. But come to think of it, business. Saan kayo magkakaroon ng negosyo ngayon na 7,980 puhunan? Alam mo, ang issue dito hindi yung pera, ang issue dito yung paraan. Kasi ang taong walang pera, basta may paraan, pwede pa magbago ang buhay niya. Pero yung taong wala ng pera, wala pang paraan, kahit saan, di ka na pwede. So, kindly look at the possibility. You know, the youngest billionaire right now in the Philippines is in the name of Injap Sia. Injap Sia is the owner of Mang Inasal. Okay? He started Mang Inasal 11 years ago with no money. He loaned money for 2.3 million. Ang puhunan niya, 2.3 million. Nilakasan lang ang loob. Nagkaroon siya ng concept, puro fast food and chicken. Why not introduce a Filipino kind of chicken? Inasal. He started the business, 2.3 million sa Iloilo. Parking lot ng Robinson sa Iloilo. Fast forward tayo. After 11 years, Mang Inasal happens to be the second biggest fast food chain in the Philippines right now. They have over 450 outlets. Next to Jollibee. Pangatlo lang ang McDonald's sa kanya ngayon. Number one is Jollibee, 800 plus outlets. Number two, 450. McDonald's has over 380 branches. He is the second. That's why when Jollibee took notice of him, kinakain na siya eh. Binili ng Jollibee ang Mang Inasal. Can you imagine? Binili ng Jollibee ang Mang Inasal. Yung Injap Sia, namuhunan ng 2.3 million nung binili siya ng Jollibee at 70% ng kumpanya niya binili. Naiwan sa kanya yung 30%, binili siya ng Jollibee ng 70%. Binili ng Jollibee ang Mang Inasal ng 3 billion pesos. He is the youngest billionaire right now. Eh kung hindi naglakas ng loob ng 2.3 million, anong aanihin niyang 3 billion? Kung hindi kayo maglalakas ng loob sa 7,980, anong milyon ang aanihin niyo sa inyong global? Tama ba eh? Tama ba? Lakasan lang ng loob yan. Wala ka ng pera, wala ka pang lakas ng loob. Paano na, friend? Kahit saan di ka na pwede. Tama ba? Oh, ano kapalit niyan? Iba-iba, may product kami na kapalit yan. May package A, may package B, may package C. Depende sa taste mo. Itong package A,
meron siyang C24/7, may KD24/7, may Vida. Tapos may tigisang sachet ng kape. Yung ganun, para matikman nyo. Itong package B, puro C24/7 lang. Limang box ng C24/7. Palibasa, limbawa, patingin mo yung pamilya mo, mas kailangan to, ito, bilin mo. Package C naman, limang boxes naman ng Vida para naman to sa lahi ng may sakit sa puso. Tapos may C24/7 din. Again, makikita nyo yan mamaya pagka pina-explain nyo sa sponsor ninyo kung ano yung mga produkto natin. Are you getting me? So meaning, more or less, may product ka na babalik sa'yo na about 6,800 plus sa inilabas mong 7,900. Eh di lugi ka pa kasi inilabas mo 7,900, 6,000 plus lang yung bumalik. Don't worry. Kasama sa binayaran mo, may personal accident insurance ka pa. I-insured ka namin bilang member ng AIM Global. Ang tawag, personal accident insurance. Para in case anything happens sa'yo, hindi naman, di ba? Hindi ka naman zero. Ano nature nito? Pag namatay ka, aksidente, may makukuha kang 200,000 pesos. Well, technically, hindi na ikaw yung mahal mo sa buhay. Okay? Pero dito pa lang, bawi ka na, oh, sa linabas mo. Mamamatay ka nga lang. Pag assault, hindi aksidente, mas mababa, 50,000. Kaya kung makakapili ka, aksidente na. Total, mamatay din eh. Kaya sabihin sa'yo ng hold-upper, babariling ka, wag po! Sagasaan nyo na lang ako para mas malaki insurance ko. 10,000 burial assistance, 10,000 medical reimbursement. Meron ka pang free medical check-up sa mga ka-tie-up naming clinic. Itong check-up na to kasi kukunan ka lang ng laboratory exam eh. Yung basic, yung CBC, blood analysis, fecalysis, urinalysis, chest x-ray, including some dental screening. Ito palang medical check-up, aabutin ka ng 2,500. So, bawin-bawi ka na kasi ito, meron ka, may insurance ka, may free medical check-up ka, meron ka pang sales kit, folder, brochure, CD para marketing material mo, meron ka pang distributor tracking center, bibigyan ka ng access ng company sa website namin para makita mo kung ano nangyayari dito sa network mo. Bibigyan ka namin ng access para ma-view mo to sa internet. Ikaw ang mag-a-assign ng user word at password mo. So technically speaking, makikita mo kung sino yung mga nare-recruit ng nare-recruit ng nare-recruit mo. Dahil nakikita mo kung sino yung nare-recruit ng nare-recruit ng nare-recruit, nakikita mo rin kung magkano ang pumapasok sa yung pera. Ngayon, paano ini-withdraw yun? Paano mo kukunin yung commission mo? Dalawa. Una, i-release namin sa'yo ng cheque. May option yan sa DTC kung gusto mo ng cheque, kung gusto mo ng ATM. Yung ATM, paggawa kayo sa amin ng ATM, Banco de Oro cash card, 200 pesos lang ho yun. Submit kayo ng ID, specimen signature, kami na magbubukas ng account nyo. So technically speaking, pag may commission cut, gusto mong kunin, sinabi mo na ang encashment mo through ATM, idideposito ng AIM Global yung commission mo sa Banco de Oro account mo. Kaya para kahit nasaan ka at wala ka dito sa opisina, kahit hindi ka mag-claim dyan sa accounting namin, basta may ATM at meron kang wi-withdrawin, may makukuha ka. Nililinaw ko ha, may wi-withdrawin. Mamaya na nag-wi-withdraw ka, wala ka pang kinikita. Magkaliwanagan lang po. Maliwanag ba? Yes! Tapos, meron ka pang scholarship certificate. Nakataya pang AIM Global sa mahigit 200 schools nationwide. In any of those school, yung scholarship certificate is transferable. Pag bumili ka ng global package, pwede mo ipamigay kahit kanino yung scholarship certificate. And then, kung sino man yung holder ng certificate, may makukuha siyang certain percentage or discount. Depende sa kurso niya, tsaka depende sa school. Ang maganda sa scholarship na yan, sa discount na yan, kumbaga sa college, hindi siya applicable ng isang semester lang. Applicable siya kung ilang semester, kung ilang taon ang kurso ng bata. Kaya, tulad niyan, kung alam niyo po yung mga school na informatics, 50% kami dyan. Datamex, interface, 100% kami. Tie-up namin, Philippine Women's University, may mga courses dyan na 25% kami. So, iba-iba. May list 2 yan, 200. Tapos, may free CardioPulse certificate ka. Naalala niyo yung CardioPulse? Pag bumili ka ng global package, libre na yung pagpapacheck-up mo. Tapos, mayroon ka pang kasamang tatlong gift certificate na 50% off. Kaya pwede mo ipamigay kahit
kanino para ma-avail yung 50% discount. Especially kung may loved ones ka, parents mo, husband, wife mo, whatever. Sa lahat ng pinaliwanag ko. At ito pa, pag member ka ng AIM Global sa isang country, like the Philippines, member ka sa buong countries na may Alliance in Motion Global. Kaya, dahil may branch tayo sa Singapore, recruitin mo yung friend mo sa Singapore. Hindi mo na kailangan magpa-register pa dun dahil member ka na dito sa Philippines. Now, tignan mo mabuti sa lahat ng pinaliwanag ko. Tapos, 7980 nilabas mo. Sulit o sulit na sulit? Dito, sulit ka na. Paano kung gagawin mo pa yung negosyo? Ito yung magic ng business. Number one, meron kami tinatawag na binary program. Ito na ang kikitain mo sa pagre-recruit, sa pag-build ng network organization. Kailangan nyo lang tandaan dito, pag nag-join ka, magde-develop ka ng dalawang grupo. One on your left side, one on your right side. That's why it's called the binary program. Dalawang grupo lang. Dalawang sales forces lang. Yun ang pararamihin mo. So technically, ilan lang re-recruitin mo? Dalawa. Dito sa isa, sa right sa kabila. So si A and B lang. Dadawin nyo, magdadala lang kayo. Kami magpapaliwanag. Yung iba mong kaibigan na gusto mong recruitin, idugtong mo na lang sa kanila pababa para dumami sila. Kasi kailangan mo, dalawa lang eh. Eh hindi lang naman dalawa kaibigan mo kung tutusin, di ba? Hindi naman ito yung negosyo na may nakuha kang dalawa, tama ka na, hindi. Kahit may dalawa ka na, mag-recruit ka pa rin na mag-recruit, pero maniniwala sa'yo, idugtong mo na pa ilalim para madaling lumaki yung grupo nyo. Clear? Yes. Natulungan mo pa yung na-recruit mo. Clear? So, ganito lang. Tanong, si A and B, umattend ng seminar, may possibility ba magustuhan din nila? Yes. Bibili kaya sila? Yes. Bibili yan, pag bumili ka. Mamaya sabihin mo, mag-member ka na eh, mag-member ka na. Sabi niya eh, ba't ikaw nag-member na? Di pa, ikaw muna. Para pag napahamak, ikaw lang. Bumanong ka pa eh, no? Pag bumili sa ANB, may kita ka. Ang tawag namin doon, number one, direct referral bonus. Pag si A bumili ng global package, may 500 pesos ka. Pag si B bumili ng global package, may another 500 ka. So, kaya magkano yun? 1,000. Sa kada marirecruit mo, kahit idugtong mo pa ilalim, basta bumili ng global package, sa'yo yung 500. Pero hindi ka yayaman sa kaka-500 dyan. Yayaman ka sa pangalawa, sa match sales bonus. Ano yung match sales bonus? Every time na nagmamatch yung benta sa left side tsaka sa right side, may match bonus ka. Paano magmamatch? For example, may nag-join dito, si A, bumili ng global package, isa. Sa kabila, si B, bumili ng global package, isa. Match o hindi? Pag yan nag-match, may maliwanag na 1,500 pesos ka. Yan ang malaki. So sa transaction na to, 500, 500 plus 1,500, magkano kinita mo? 2,500. Maliit pa lang kasi dalawa pa lang recruit mo. Pero paramihin natin, ilan na re-recruitin ni A? Dalawa rin, tigda dalawa lang eh. Si C, si D. Ilan na re-recruitin ni B? Dalawa rin, si E, tsaka si F. O unahin natin si A. Pag nag-recruit si A, si C and D, bumili si C and D ng global package, may kita ba si A? Yes. Total na kinita ni A, magkano? O di 2,500 din, katulad nung nangyari sa'yo. Si B, ganun din. Nag-join si E, nag-join si F. Magkano kinita ni B? O di 2,500 din. Yung nangyari ba sa'yo? Nangyari sa kanila? Niloko mo ba sila? Pero kung ikaw ang gagawin kong reference, ikaw, sa pag-join ni C, D, and E, F sa network mo, may match ka, wala? Kada isang match, magkano? Eh, ilan ang match mo dito? May dalawa rito, may dalawa rito. So, dalawa matches mo, 1,500 plus 1,500, may maliwanag na 3,000 pesos ka. 3,000, maganda ba yan? Yes. Bakit maganda? Tignan nyo. Ikaw ba nag-recruit dito? Yes. Kilala mo pa to? Yes. Ikaw nagpaliwanag? Yes. May ginawa ka? Yes. Kaya maganda. Wala kang ginawa, kumita ka. Ngayon ang gusto ng mga Pilipino, walang ginagawa, kumikita. Dudugtungan ko pa. Ilan re-recruitin ni C? Dalawa. Si D, dalawa. Nag-recruit si E sa kabila mo, pero isa lang naniwala. Nag-recruit si F, isa lang rin naniwala. Again, kung ikaw ang gagawin ko reference, between your left side and right side, may match ka, wala? Ilan? Dalawa lang, kasi may apat na bago rito, may dalawa rito. O ilan lang ang 1,500 mo dyan? So, 1,500 plus 1,500, may 3,000 ka ulit. Ano mangyayari dito sa walang kamatch? May term kami dyan. Ang tawag dyan, waiting lang yan. Ano hinihintay? Eh, di kamatch, alam nga namang Pasko. Hanggang kailan maghihintay, walang deadline. Kaya yan, pag nagkaroon ng kamatch after 1 year, bang! 1,500, babayaran ka pa rin ng AIM Global. Oh. Guys, it's a numbers game.
Magre-recruit to dalawa, 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 dalawa. Ano napapansin nyo? By the power of two, parami sila ng parami. So dahil ito, dumadami, ano nangyari sa 1-5? Parami din ang parami. Kaya habang lumalalim yan, parami ng parami, yung 1-5, ilang 1-5 yan? Ngayon, naalala nyo yung tricycle driver? Magkano kinikita? 250,000, sabi ko. Saan galing to? Sa dami ng 1-5. Hindi sa sarili niyang benta. Sa dami ng 1-5. Bakit nadami yung 1-5? Kasi siya rin, gusto niya rin kumita ng 1-5. Magre-recruit din yan. Gusto rin kumita ng 1-5 nito, magre-recruit din. Dahil sila, mga mukhang 1-5. Dadami ng dadami ang dadami ang 1-5 mo. Malinanag ba? Oo. Oh. Eh kung hindi ka mag-aim global, kailan mo pakikitain to? Kailan pa? If you're making 20,000 right now in your present job, kung ang pay grade mo is 20,000 in your job, how many years you need to be promoted to make 250,000? Some of you will answer, it's impossible. But in aim, it's possible. Kaya dito ang word of the day, 1-5. Ang Tagalog ng 1-5, 1-5. Para madali, 1-5. Pag-uwi mo mamaya, sabi na mister mo, saan ka galing? 1-5. Pagpasok mo sa Lunes, tinignan mo yung opisina mo, naglalakad sa harap mo, tingnan mo na ganyan. Sabi na ka-opisina mo, ba't ka ba niya naman katingin? Sabi mo, 1-5. Kasi pag 1-5 ng 1-5 ng 1-5 ang iniisip mo, dadami ang 1-5 mo. Maganda ba yung opportunity? Anong kapalit nito? Tao lang. Kapalit nito, pagod lang. Magdadala ka lang ng tao. Again, you never know kung sino magiging interested sa grupo mo. Hindi mo masasabi. Pag ayaw nung recruit mo, wala kang magagawa. Huwag mo ring aawayin. Ayaw mo, mamatay kang dukha. Huwag mo aawayin pag ayaw. Yung prospect nyo na ayaw, right nila yun eh. Opinion nila yun. Huwag mong aawayan kasi yung mga prospect mong ayaw ngayon, ang tawag dyan, future prospect pa rin yan. Because one day, when you're driving your own car, babalikan mo yan. Babalikan mo. Sasabi mo, hindi. Wag. Kasi yung mga tao, karamihan to see is to? O, pag may prueba ka na, madali na yan. Ngayon dito, yung company, dahil sa dami ng 1-5 na babayaran namin, meron kami tinatawag na safety net. Meron kaming tinatawag na maximum payout per day. Sa isang araw, ikaw, sa dami ng 1-5 na yan, regulated yan. May hangganan. Hanggang 16 na matches lang ang babayaran namin sa'yo per day. Para hindi kami malugi. Kasi pag lumagpas dyan, sa computation namin, lugi na kami. So ang usapan ganito, ang payout namin sa'yo, hanggang 16 lang per day. Yung pang 17 mo, wala ka ng 1-5 doon. Flash out na yun. Yung pang 18, wala na. Kunwari, sa loob ng isang araw, naka 20 pay-in ka, ilan lang ang babayaran ng AIM Global? 16. Yung lagpas doon, flash out. Yung 16, masama pa ba yun? Hindi na. Kasi 16 na 1-5, magkano yan? That's 24,000 potential earning per day na pwede mong kitain sa AIM Global. Oh. 24,000 araw-araw. Aabot ba ng 16 to? Aabot yan, tignan mo. Sa una, power of two. Pag yung dalawa mong na-recruit, nag-recruit ng dalawa, magiging apat. Yung apat, mag-recruit ng dalawa, walo. Tapos 16. 32. 64. 128. Ang dami, no? Dalawa lang, oh. Sabihin na natin, ha? Dalawa lang per month nanganganak ang grupo mo. First month, dalawa lang. Pangatlo ka. Second month, apat lang sila. Panglima ka. Ang bagal, no? Dalawang buwan na ako, apat pa lang kami. Sabihin na natin, ganun ang growth mo. Pagdating ng pangatlong buwan, wala pa lang kami, tatlong buwan na ako. Pero pang-apat na buwan, pang-lima, 16. 1, 2, 3, 4. Pang-lima? 1, 2, 3, 4, 5, 32 na. On the sixth month, 64 na. On the seventh month, 1, 2, 8. On the 8th month, 256. On the 9th month, 512.
On the 10th month, 1,024. Tapos 2,048. Tapos 4,096. Tapos 9,000. Wala na pong masulatan, ha? Dadami, hindi. Nagsimula ka lang sa dalawa. Na per month. E paano kung per month mo, hindi dalawa? Parami ng parami. Darating ka sa panahon na 24,000 a day. Now try to imagine, gano'ng kasarap kumita ng ganitong pera sa Pilipinas. Alam mo, sa isang buwan, minus tax. Kasi ito, pagka ginawa nating tax, in-apply natin tax, this is around 18,500 na lang. Sa 25 days, minus Sabado or Linggo, that will give you a potential income of 500,000 per month. Gano'ng kasarap kumita ng kalahating million sa Pilipinas? Alam mo, sa amin, halatang-halatang masarap yun, ah. Alam mo, dito sa AIM, kung tatanungin niyo ako, may kumikita ba ng kalahating million? Marami po. Ang top distributor namin, yung pinakamalaking kumikita sa AIM Global, kahit na ito yung maximum payout, ang kinikita niya is nasa 2 to 3 million a month. Very young, 29 years old. He's driving lahat ng cars niya, fancy cars. Meron siyang Montero, may two-door na Accord, meron siyang Sequoia, meron siyang Porsche. Hindi ko sasabihin ang pangalan for security purposes kasi laki ng kinikita masyado. Si Joseph Lim. Yung iba maguguluhan, "Sir, ba't ganon? Sabi mo kanina hanggang kalahating million lang ang maximum. Ba't may kumikita ng 2 to 3 million a month?" Tama po yung logic niyo. 500,000 or 24,000 a day ang maximum sa isang account. Sa isang ganito. Ang ginagawa ng iba, bumibili ng maraming account para malaki rin ang kitain nila. Yung iba, hindi isa binibili, tatlo. Kunwari, nakapangalan sa'yo, tatlong global package. Ikaw to. Ang itsura ng tatlo, ganito. Ikaw to. Bago ka mag-recruit ng iba sa kabila mo, pangalan mo muna ulit. Clear? Para mo ni-recruit yung sarili mo. Ngayon, pag ni-recruit mo yung sarili mo, tayaw niya, pa-check up ka. Sama ka! Ayoko! May tama ka, friend. Sa kabila, sino? Ikaw. O, ilan binili mo? Tatlo nga ang global package binili mo, pero times 3 din ang kikitain mo. Clear? O. Eh, kung kada isa, maximum, kumikita ng 24,000 kada isang head, eh, tatlo yan, times 3 ka agad to. Kaya, ibig sabihin, it multiplies your earning potential once you buy multiple accounts. Ang maximum na pwede nyong bilhin, hanggang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 7 na yan, nakapangalan sa'yo. Yan ang mabilis. Siyempre, between 1 and 3, ano mas mabilis? 3 or 7? Kaya ano mas maganda? Isa o tatlo? Tatlo. Tatlo o pito? Pito. Isa o wala? Anong wala? Sagot kayo na sagot, eh. Kaya sa wala, kahit isa. Now, ladies and gentlemen, it doesn't matter kung isa, tatlo o pito. Ang importante, mapasama ka sa AIM Global. Ha? Yung iba po, ang ginagawa, ganito. Yung iba, ang ginagawa, bumibili muna ng isa. Isa muna. Tapos, in the future, nagdadagdag sila. Pwede po yun. Ang akin lang, ako po, matagal na rito, huwag kayong papayag ng isa, please. Manghihinayang kayo pagka marunong na kayo. How you wish, sabihin mo, naku, sayang pala. Akala ko, binubola lang ako dati. Akala ko, gusto lang akong pagkakitaan, kaya gustong pito bilhin ko. Yung pala, para sa akin yun. Iumpog mo sarili mo sa pader, pag naiintindihan mo na. Yung sayang, sayang! Kasi pag nagawa ng structure mo, ganito yan, eh. Ganito yan, oh. Halimbawa, isa binili mo, nag-recruit ka na. Dumami na yung grupo mo. Oh, mga kaibigan mo na yan. Hanggang after 6 months, na-realize mo, ay, dapat pala hindi lang isang account ko. Dapat pala meron pa. Nag-decide ka ngayon na magdagdag ng account. Saan mo ngayon ilalagay? Dito na, oh, ikaw, oh. Nakuha nyo? Imbis na, di ba, nagdagdag ka rin lang naman, doon ka pa sa pinakailalim nagdagdag. Dito ka sa ibabaw magdagdag kasi sayang yung dadaanan. Nakuha nyo? Yes. Kaya manghihinayang ka. Buti yung ganito lang kababaw. Yung iba na realize magdagdag, libo na downline. Nandun na siya, pinakalibo. Sayang. Nakuha nyo ba? Yes.
Eh kasi hindi natatapos dyan eh. Number two, meron pa kaming Unilevel. Ano tong Unilevel? Ito naman yung kikitain nyo pag yung grupo nyo bumibili ng product pa isa-isa. Kaya siya tinawag na Unilevel kasi pa, depende sa level. Ang tawag kay A and B, yan yung first level mo. Yung susunod dyan, second. And so forth and so on. Pag yung first level mo bumibili ng product pa isa-isa, bukod sa kumikita ka ng 1515, pag sila nagbebenta pa isa-isa, may 10% ka sa kanila. Magmula second level, may 5% ka hanggang 10th level. Eh, isipin nyo, di ba, katulad ng sinabi ko kanina, on the 10th level, libo na yan eh. Sa first level, 2. Second, 4. 8, 16, 24. Pagdating ng 10th level, it's 1,000 people already. Can you imagine you have 5% among 1,000 people? Umiinom ng product. Maliit lang ang kita, 5% lang, pero volume. Eh, yun naman ang gusto ng wholesalers, di ba? Konti kita, pelo, dami. Ganun ang tawag ng mga Chinese eh. Can you imagine? 1,000 tao umiinom ng kape. Taga-AIM global grupo mo, anong iinoming kape? Eh, Deliven. Pag yung grupo mo ang iniinom na kape, copy ko, may tama kayo. Oh, umiinom ng kape, Liben. Pagising sa umaga, Liben, 5%. Kaya pwede ka mag-compute, habang umiinom ka ng Liben. Sipin mo tuwing umaga, gising kayo. Imagine mo grupo mo lahat umiinom ng kape tuwing umaga. Pagising mo habang umiinom ka, 5%, 5%, 5%. Sa nga makakita ng ganun negosyo, hindi pa kasama yung 151515 mo. Magkaiba tong Unilevel sa binary. Magkaiba po yan. Last, number 3. Tapos na po ako. Meron kaming tinatawag na Unilevel, na stair step aside from the Unilevel. Pangatlong marketing plan. Yung iba nalilito, bakit tatlo? Ibig lang mong sabihin nito, ito po yung compensation packages namin. That's once you build your network, itong binary, binild mo, may 1515 ka, pag bumili ng product, may payout ka sa Unilevel, may payout ka sa StairStep. Hindi nyo kailangan mamili kung ano pipiliin nyo dyan. Bakit? Sabay-sabay kayong babayaran ng AIM Global sa mga yan. Habang kumikita ka rito, kumikita ka rito, kumikita ka dito. Good or very good? StairStep, ang kailangan lang tandaan dito, lahat ng products, may points. Yung points gagamitin sa promotion. Halimbawa, ito. May points to. Ang points nito, pag bumibili yung grupo mo, 0.2 ito. 0.2. O pag may 10 bumili nito sa grupo mo, that's 2 points. Pag may 100 na tao na bumili nito sa isang buwan, yun ang consumption, that's 20 points. Nakuha nyo siya. Now, sabihin na natin yung buong grupo mo, ito, maliit pa sa una, so maliit pa ang points. Pero as time goes by, lumalaki yan. Are they consuming the products? Are they selling the products? Are they purchasing the products? Pag umabot yung purchases nila, pag wala ka pang points, ang tawag sa'yo, distributor. Pag yung purchases ng grupo mo umabot ng 10 points, we promote you to silver executive. Guess what? May additional 10% overriding commission ka na. Hanggang kadili-dilihan. Ang Unilevel hanggang 10 level lang, tama? Ang stair step, 10% ka na sa first level hanggang kaduluduluhan. Kaya ang tawag dyan, nagpapatong yan. Halimbawa, sa Unilevel, ilang percent mo sa first level mo? 10. E naging silver executive ka. May 10% ka sa mga distributor mo. So, may 10% ka sa distributor mo. So, in other words, 10 sa Unilevel, plus 10 sa stair step, magkano bibayaran namin sa'yo? 20% ka na. Nakuha nyo siya? Nag-overlap, nagpapatong. Eh, doon mahilig ang tao eh, sa nagpapatong talaga eh. Na komisyon, kayo talaga. Pag umabot ng 100 points, gold executive ka na, 20% na overriding commission mo. 1,000 points ang kailangan mo para magkuha mo yung pinakamataas na posisyon, ang tawag global ambassador, 30% na overrides mo. Ito, pinakamayayaman dito. Kasi hindi ka magiging global ambassador kung hindi malaki ang grupo mo. May mga global ambassador dito, 3, 2 kotse, may bahay, may kondo, pabalik-balik sa Amerika. They are totally financially free.
Yung Leo Kaduyak, gold global ambassador yun, yung Wilfredo Laway, global ambassador yun. So at least dito, you are looking forward to something. May tinitignan ka. Sometimes in sa corporate structure, especially when you're working, lalo na pag walang bakanteng position sa taas mo, even you deserve to be promoted, you can never be promoted. Puro lateral movement lang. Pero walang pataas. Bakit? Walang bakante. How you wish yung nasa taas, mawala na. Sana matanggal na siya. Ikaw ang kapalit. Good news, pag ikaw nandun, yung nasa ilalim mo, pinapanalangin, mawala ka din. Yun yung crab mentality sa corporate. Tama ba? Sir, mukha naman ang hirap niyan, 1,000 points bago kami maging global ambassador. Hindi po. Meron siyang features. Number one, group sales siya. Pag sinabing group sales, kanino galing yung points? Sa'yo o kasama grupo? Kasama grupo. Ang hirap nito kung mag-isa ka lang. Points mo lang mag-isa. Kahit babae ka, sa galing mo magbenta, kahit babae ka, may balbas ka na, hindi ka pa global ambassador. Pero pag ang dami mong downlines, kahit tigpo pointo lang ang kinukonsume because of volume, madali mo itong makukuha. Group sales. Number two, no time frame yan. Walang deadline. When you join us, distributor, it's up to you kung kailan mo gustong ma-promote. Halimbawa, para wala kang pressure, halimbawa lang, 2014, ayoko ng pressure, gusto ko part-time pa, gusto ko cool na cool lang ako, 2014, buong taon, 1 point lang. 2015, ganun din, 1 point lang. Oh, good news, after 10 years, silver executive ka na. Nakuha niya? Walang nagpe-pressure sa'yo. Number three, no demotion. Ano yan? Pag nakuha mo yung position, walang quota para nandun ka sa position na yon. Hindi kayo didemote. Halimbawa, naging global ambassador ka, hindi mo kailangan i-maintain yung benta mo dyan. Sa ibang company kasi, pag hindi ka nakaka-maintain ng benta mo sa sales, demoted ka. Sa amin hindi. Once na maging global ambassador ka, hindi ka nababalik sa GE kahit anong mangyari. Pag naging GE ka, hindi ka nababalik sa SE. Pag naging SE ka, hindi ka nababalik sa distributor. Pag naging distributor ka, wala ka nang babalikan. Yan na, pinakamababa. Last, ito, paborito ko, number 4. Meron kami tinatawag na no pass up. Paborito ko to. Kasi, bagay ito dun sa mga mahina loob. Yung nakikita, puro yung negative kesa sa, ay, hindi ko kaya yan. Ay, wala maniniwala sa akin. Ay, wala akong kaibigan. Ay, wala akong yung puro ganun. Imbis na makita, ay, kaya ko yan. Ay, maganda yan ah. May mga taong sadyang pessimistic at saka optimistic. Yung pagbinigyan mo ng basong kalahati ang laman, ang makikita, ay, kalahati, walang laman. Pero ang positive, ano makikita, ay, kalahati, may laman. They see the glass half full. Instead of it, they see it as half empty. So bagay ito, ano itong no pass up? Halimbawa, example natin, ikaw. Pagkatapos sa pagkatapos ngayon, talagang na-excite ka kasi you saw the opportunity, it caught you, your gut feeling is telling you that this is it. In other words, this is the big break you've been looking for. Sabi mo, wow, bibili ako niyan. Global package. Dala ko credit card ko. Swipe lang yan. Bumili ka ngayon. Okay, wala kang credit card. Winidraw mo yung huling 8,000 mo sa banko. O kaya umuwi ka muna, nagmamadali kayo, nahabol mo, last juice magsasara ang counter, binasag mo na yung piggy bank mo. Bilang ka, tigpipiso, tapos daladala ka dito, bili ka. Tapos, pagbili mo, excited ka, nasa bus ka na, yayaman na ako. Nangangaharap ka ng kotse, bahay, nangangaharap ka ng outing with family, pupunta kayo ng barakay, ano may ganyan. Saan? Tapos sabi nung inspector, saan po ticket nyo? Payaman na ako. Pag-uwi ng bahay, shower ka lang, kain. Yakap-yakap mo pa yung global package mo, nangangarap ka. Maya-maya, bumalik na diwa mo. Ay, magre-recruit daw. Dalawa. Naisip mo, dadalawa nga lang pala kaibigan mo, si A at saka si B. Ang masakit, kamamatay lang ni A, kaya si B na lang. Tapos naalala mo, ay, mahihain nga pala ako. Ay, wala nga pala akong kaibigan masyado. Ay, takot nga pala ako sa tao. Lahat ng problema naalala mo bigla. Hindi ko nga pala linya to.
Nabulag lang ako. Ba't malawak-hawak ko to para ako nabudol-budol doon ah? Feeling mo nabudol-budol ka lang. Na-excite ka lang. Oh, tanong, pwede ka pa rin bakit? Isa lang maniwala? Yes! Pwede ka pa rin dahil sa no-pass-up na to. Bakit? Ikaw yung wala masyadong kaibigan, pero yung na-recruit mo, ang daming kaibigan. Pwede ba mangyari yun? Yes! Ikaw, mahina loob mo, pero yung na-recruit mo, grabe, lahat ng mga kasalubong sa palengke, nire-recruit. Pagsakay sa jeep, ang binibilang, 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5. Nag-recruit na nag-recruit. Ikaw, mahihain yung na-recruit mo, halimaw na recruiter. Mga PNR, alam niyo yung PNR? Pusakal na recruiter. Yan yung pagpumunta sa galeria, may umiti sa kanya, yung umiti na yun, nandyan sa loob ng seminar. Kidnapero, alam mo yan, nangingidnap. Lumaki grupo niya, tanong, pwede ba siya maging global ambassador? Yes. Alam mo, pag yun na-recruit mo, kahit isa lang, naging global ambassador, ikaw na nag-recruit, automatic, global ambassador ka din. Oh. Maganda, hindi? May tsamba eh. Ay kung makachamba ka, kaya recruit lang ng recruit. Pag sinabi na sa mga, ba't ka ba recruit ng recruit? Baka makachamba tayo. Tama ba? Walang masama. Ang maganda nga dyan sa no pass up na yan, hindi kailangan yung direct mo eh, kahit nasa ilalim. Ang ibig sabihin nasa ilalim? O, halimbawa, ito. O, halimbawa, ikaw to. Okay? Example tayo, ano name mo? Dana. Oh, Dana. Pare, si Dana, oh. Sabi niya, sige, mag-join ako. Nag-global package. Una ni-recruit, boyfriend niya. Eh, negative yung boyfriend mo. Nakayoko niya, eh. Dana, ano, pinapasok mo, eh. Sabi ni Dana, sige ka. Pag di ka sumama, sabi ng boyfriend, hindi ko nga liyan. Basta. Dinaan sa, sabi nung boyfriend, sige na, magsasama na ako, napilitan lang to. Na-recruit niya isa niya pang girlfriend. Yari ka. Akala mo, ha? Oh. Yung isang girlfriend niya, ito ngayon ang pusakal na recruiter pala, oh. Oh. Dumami to. Pag naging global ambassador tong girlfriend, yung boyfriend at saka si Dana, sila rin global ambassador din. Galing ano? Oh, mag-away-away pa yan? Hindi na, pababayaan na yung love triangle na yan. Pare-parehong kumikita eh. Maganda hindi. Hindi pa kasama dyan yung travel incentive namin. Meron kaming travel incentive. We give distributors to Asian trip. Nagbibigay kami ng mechanics na kukunin mong requirement. Ilan dapat ang recruitin mo for 3 months, ilan dapat ang benta mo for 3 months, you get an all-expense-paid trip here in Asia. Last year, ang trip na binigay namin, Singapore. Alam mo yung mga kasama namin na nakakuha ng Singapore? Mga kaibigan, isa sa pinakamagandang hotel along Orchard Road. Yan po yung Orchard Road, yan yung pinakayala ron eh. Sa Mandarin Hotel sila nakatira. All-expense-paid, 5 days and 4 nights. All-expense-paid. May pocket money pa. Chibog. Universal Studios, Sentosa Entrance, free. Ngayong year na to, ang binigay naming promo, Macau and China naman pupunta ng mga distributor namin. Bukod pa yung US, may US trip naman kami. Of course, mas mahirap na requirement naman yon. Meron ding European tour. So just a matter of working hard. Tapos may profit sharing pa kami. May international business ka pa. And lahat yan, marami kami distributor na enjoy na namin yan. Ako lahat, na-enjoy ko na yun, travel, etc. May isa na lang akong ayaw i-enjoy na benefit ng networking. Yung pamana. May enjoy mo yan, pagpatay ka na eh. But seriously speaking, ladies and gentlemen, ano ba naman yung magkaroon kayo ng lakas na loob para subukan siya? Diba? Kasi, as we've said, kung ang problema mo a year ago, if you're in the same situation right now like last year, at hindi mo babaguhin yung ginagawa mo ngayon, I will tell you that next year you will be facing the same situation again. A lot of people keep complaining in their situation, pero wala naman silang ginagawa. Diba? Walang pinagkaibigan doon sa kwento ni Juan at saka ni Pedro. Mga karpintero po sila. Laborer. Tuwing break time, lagi sila nagko-compare ng kapalaman sa sandwich. So si Pedro, pag binuksan niya yung sandwich niya, ham and egg.
Si Juan, pag binuksan niya, peanut butter. Following day na naman. Bubukas na naman si Pedro. Bacon and egg. Social. Pagdating kay Juan, peanut butter. Third day, tinignan naman ni Pedro yung kanya. Wow, chicken sandwich. Pagdating kay Juan, pinipinahan niya pa yun. Peanut butter. Naiitsa niya na yung sandwich niya. Puro na lang, peanut butter ang palamang ko. Sabi ni Pedro sa kanya, bakit ka ba nagko-complain? Eh, lagi na lang peanut butter, sa ginawa na lang araw-araw ng Diyos, peanut butter. Sabi ni Pedro, kausapin mo yung misis mo. Sabihin mo sa kanya, sawang-sawa ka na sa peanut butter. Palitan niya na yung palamang mo. Tignan mo ako, paiba-iba palamang ko. Sabi ni Juan, hoy, wag mo masama-sama misis ko dito. Ako gumagawa ng palaman ko. Tama ba? Most of us, parang si Juan. We keep complaining about our lives, pero ang gumagawa ng buhay mo, hindi naman yung kapitbahay mo, hindi yung asawa mo. You will create your life based on the decisions you make. Based on your opinions, based on your mindset, based on your belief. The thing is, you've seen an opportunity right now. Obviously, opportunity siya. And believe me, ako na galing sa hirap, isa lang masasabi ko. Ang hirap maging mahirap. You owe it to your family na basagin ang sumpa ng kahirapan sa pamilya nyo. Ang hirap nun. Kaya ngayon nandito yung buhay ko sa ganito because of the benefits I got from networking. Ayoko na magising. Kung nananaginip ako, ayoko na po magising. Kung may gigising sa akin, papatayin ko talaga. Ayoko nang balikan yun eh. Iba yung buhay sa taas, sa baba. Alam nyo ba yun? Pati hangin, iba eh. Pag meron ka, hangin mo malamig, may aircon. Pag wala, paypay. Pag nandito ka, pag nasa taas ka, pwede ka mamili. Pag nasa baba ka, kung ano yung nandyan, yun na yun. Pag nasa taas ka, pwede kang bumaba anytime mo gusto. Pag nasa baba ka, kung gusto mong umakyat, napakahirap. Kunwari, nandito ka, sawa ka na mag-shopping sa Shangri-La, pwede ka ba sa Tutuban? Yes. Sawa ka na sa branded, pwede ka ukay-ukay? Yes. Sawa ka na mag-kotse, pwede ka mag-commute? Yes. Sawa ka na sa mga mamamahalin, pwede ka, sawa ka na sa gourmet restaurant, pwede ka bumuna sa mga turo-turo? Yes. Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka na dito, wala kang magawa. Halimbawa, sawa na ako mag-tricycle. Mas mababa, lakad na lang. Ha? Sawa na ako sa tuyo, araw-araw tuyo na lang. Huwag lang kumain. Huwag kayo mayabangan, hanggang ngayon kumakain ako ng tuyo. Lalo na pag may kamatis, sarap. Huwag lang araw-araw, matutuyo din balat mo eh. Iba yung meron. We're not trying to tell you that you have to be materialistic, but in this world, ladies and gentlemen, I believe that you can never give something kung ikaw mismo wala ka. How can you give money to other people kung ikaw wala mismo? And you owe it to yourself to have a good life, to have a prosperous life. And doon namin kayo matutulungan dito. Guide namin kayo kung paano. And hindi naman ito makukuha ng isang upuan lang eh. Mano ba't balikan nyo? Pag-aralan nyo. Hindi natin nalam pag sinubukan mo to. Baka ikaw na yung susunod na milyonaryo ng AIM Global. Ang maganda sa sumusubok, hindi mo alam kung gaano kalaki o gaano kaliit ang makukuha mo eh. Pero may makukuha ka. Pero pag hindi ka sumubok, alam mo na kaagad na wala kang makukuha. Araw-araw ito. Yung pagkikita natin ngayong gabi, may purpose po ito. Hindi natin alam kung sino sa inyo yung gabi-gabi na nanalangin na magkaroon ng pagbabago ng buhay. You know, in my opinion, for the last 18 years that I've been in this business, and based on my experience, God will never answer you personally. Kung may bibigay siyang opportunity sa'yo, hindi personal na sasagutin yun. God uses avenues, circumstances, people. Kasi pag siya sumagot, nakakatakot yun. Pag siya sumagot, nasa ibang lugar ka na, friend. Pero pag nandito ka sa physical plane, nandito ka sa physical world, God uses avenues to give you what you want. It's up to you to decide. Because you are the one who is a creator of your own experience. Creator ka ng sarili mong buhay. Now, before I end, let me leave you this story. May isa pong tao na napaka-faithful. He prays, he goes to church every day and everything. One day, taga-Tacloban siya, matinding ulan ang bumabot, Yolanda. Because he was so faithful, umulan, may evacuation, may notice na ng evacuation,
And the barangay went to reach out people na sasama dun sa rescue nila. Pinuntahan, let's say, si Juan or si Pedro. Pedro, tumataas ang tubig. Mag-evacuate na tayo. Aabutan ka. But Pedro, ano sabi? Sabi niya, no, I will never leave. God will save me. I have strong faith in God. He will save me and my property. Unfortunately, tumataas yung tubig. Ando na siya sa bubong ng bahay niya. Alam mo, may dumating na rescue. Navy na. Naka-megaphone. Pedro! Mamamatay ka! Sumama ka na sa amin. Wala nang rescue yung susunod dito. Sabi ni Pedro, no! I'm strong faith in God. He will save me and my property. Iniwan siya. Tumakas ang tubig. Alam nyo, nasa na si Pedro? Nasa poste na ng Meralco. Lakas ng hangin, nakaganyan. May nag-rescue pa rin naman. Helicopter. Alam niyo, helicopter? Nagbaba nung hagdanan. Megaphone ulit. Pedro! Last na to! Ayaw ako talaga! Eh well, to cut a long story short, he died. And then because, you know, this is hypothetical lang naman, his soul went up to heaven. And he confronted God. Sabi niya, Lord, ba't ganun? I have strong faith in you. I pray every day. You know, I depended on you. Dun sa moment na kailangan kita, where were you? You did not even rescue me. Alam mo, sabi sa kanya ni God, Pedro naman, mababa pa yung tubig, nagpadala na ako ng barangay para i-rescue ka. Hindi pa ako nakontento. Tumaas ang tubig, nasa bubong ka, dumaang yung Coast Guard, Navy na. Last, nasa poste ka na. I never gave up on you. You gave up on me. Alam nyo, ngayong gabi, ngayong hapon na to, ang iiwan ko sa inyo, well, one day, probably, we're working so hard in this world and everything, we hope that one day we will all go to heaven. And when you're in heaven, do not ask God, ba't hindi nyo ako binigyan ng magandang opportunity? Araw-araw ako nagpe-pray. God, bakit ang hirap na naging buhay ko, hindi nyo ako binigyan ng magandang buhay at family ko? Huwag nyo siyang gaganunin kasi baka sagutin ka ng, anong hindi kita binigyan ng opportunity? Pinattend kita ng seminar. Ang gwapo na ng speaker mo, ang galing pa. Hindi ka naniwala. Nakuha niyo yung ibig sabihin? It's up to you to decide. Because whether you like it or not, our business AIM Global is like an airplane of opportunity that the doors are widely open for you. You come with us, we welcome you. We will train you, we will help you. If not, we thank you for your time, we thank you for coming here. But whether you like it or not, whether you join this airplane or not, this airplane of opportunity will you surely fly kahit di ka kasama. Ang akin doon, ito po parang eroplano ng pintuan bukas na bukas para sa inyo. Sumama ka, welcome. Hindi ka sumama, it's okay. Pero sumama ka man o hindi, itong eroplanong to, sasarapin to. At kahit hindi ka kasama, lilipad siya. Ang akin po doon, kahit hindi ka naman pala kasama, lilipad siya. Sumama ka na lang para kasabay ka sa paglipad ng AIM Global. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much for being a wonderful audience. God bless you and more power to you. Thank you.